Magandang araw, mga kayanita. Isang panibagong kwento po muli ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay inyong maibigan. Ito ay pinamagatang The Billionaire's Personal Assistant. Magaan ang pakiramdam ni Amelia na bumangon siya kanina sa kama. Kakaiba ang kanyang gising ngayong araw, kaya naman, excited siyang pumasok sa jewelry store na pinagtatrabahuhan. Hinuha niya ito na ang magiging simula ng magandang takbo ng kanyang buhay. Noong isang linggo lang, ay na-promote siya bilang supervisor. Ang may-ari mismo na si Mrs. Yoli Reyes ang kumausap sa kanya para ipaalam na siya na ang bagong mamamahala sa naturang store. Gusto kasi nitong mag-retire sa pamamahala ng negosyo na halos 15 years din itong pinalaki at inalagaan katulong ang kabiyak nito. Ang kaisa-isang anak labang nito ang magpapatuloy sa pangangasiwa ng mga negosyo na pundar nilang mag-asawa. Katunayan nung araw na kinausap siya nito ay paalis na ang ginang. Papunta sa Estados Unidos para magbakasyon sandali. Susunduin na rin nito ang anak na Rona natili ng ilang taon at tapos kumuha ng masteral degree. Wala sa isang prestigious university roon. Wala pa umanong asawa ang lalaki. Sa susunod na linggo ay darating na ang mag-ina. Kaya naman, pinaghuhusay na Amelia ang pamamahala sa jewelry store. Ayaw niya mayroong makapagsabi na hindi siya nararapat sa posisyong binigay at ipinagkatiwala sa kanya ni Mrs. Reyes. Good morning, Amelia. Bati sa kanya ng mga sales ladies at salesmen habang patungo siya sa private office na pansamantala niyang inookupa mula nang umalis ang kanyang amo. Kimingiti ang kanyang sinagot sa mga pagbati ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Isang linggo na mula nang siya ay maging supervisor. Pero hindi pa rin niya nakakasanayan ang tawag ng mga ito sa kanya. Nung una nga, tinatawag siyang ma'am. Pero ilang siya, kaya naman miss ang sinasya niyang itawag sa kanya. Kahit kailan yata ay hindi niya makakasanayang tawagin siyang ma'am dahil kasama na niya ang mga ito noong siya ay sales lady pa. Sa tagal ng pinagsamahan nila ay naging magkakaibigan silang lahat. Miss Amelia, nandito na po yung client na nag-order ng diamond set from Tiffany & Corporation. Kung ready na raw po, kukuhanin na niya. Ani Noel, ang una niyang naging kaibigan mula na magtrabaho siya sa jewelry store na iyon. Thank you, Noel. Ilalabas ko na. Pakihintay niya sandali, ha? Nakangiti niyang sabi. Tumalikod na ito at marahang isinara ang pinto ng opisina. Siya naman ay tumayo at inilak ang pinto. SOP yun sa kanya kapag bubuksan ang vault. Sa iyon sabihin sa kanya ni Mrs. Reyes. Hindi naman daw sa iyon sa kawalang tiwala sa mga kasamahan, kundi para sa security. Nang makuha niya ang set ng diamond sa vault, ay tinawag niya si Noel para itong mamahala sa pagsusukat at pagbili ng kanilang kliyente. Kaso ay busy ito sa isang walk-in customer, kaya sina nagdala ng order sa labas. Itinuro sa kanya ng kaibigan ng client na dapat niyang lapitan. Ngayon lang niya nakita ang babae, kaya sigurado siyang hindi ito isa sa mayayaman na kaibigan ng kanilang big boss. Na-explain niya sa babae ang gawa at kilatis sa mga alahas. Tinulungan din ito magsukat ng mga diamante. Nang kilatisin nito isa-isa ang alahas at sabihin kukunin na nito ang set, ay natuwa siya dahil malaking pera ang papasok sa kanilang tindahan under her supervision. Nagpaalam siya sandali para ayusin ang bill nito. Cash casing babayaran ng babae ang naturang set. Kailangan niyang kunin ang record nito sa kanilang file noong nag-place ito ng order. Pumasok siya ng opisina para hanapin ang file nito at kumuha rin mga forms na dapat itong i-fill up. Nagtaka siya ng paglabas niya sa opisina ay wala ng babae. Ni hindi na ito makita saan mang sulok ng store. Kinakabahan, lumapit siya sa mesa kung saan ito in-entertain. Nakahinga siya ng maluwag na makita na naroroon pa rin ang velvet box na kanilalagyan ng set ang alahas. Nasaan ang babaeng kausap ko kanina? Tanong niya sa kanilang security guard. Umalis na, Miss Amelia. Narinig ko nga na sabi eh,
hindi daw naman pala magaganda ang tinda nating alahas. Nag-aksaya lang daw siya ng oras. Nakakamot sa ulo na komento nito. Ganun ba? Sige, salamat. Pumalik siya sa mesa at pinuksan ang box para i-check kung nandoon pa mga alahas sa diamante. Kulang ang salita para describe ang hitsura ng dalaga na mapagtantong na nakawan sila. Pakiramdam niya, ipinangapusan siya ng hininga at tangatog ang kanyang mga tuhod. Gusto niya maglaho ng mga sandaling iyon. Bakit? 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 Pinlang ang rumihistro sa isip niya. Bitbit ang kaha ng alahas ay tinungo niya ang opisina. Dumiretso siya sa harap ng security monitor na lalong napabagsak sa mga balikat niya. Bukas ang security camera pero sa ganda ang tape ng VHS. Kahit nang rewind niya ang tape ay hindi na nakuna ng hitsura ng babae. Naguguluhan, napaupo siya sa sahig. Paano na ngayon ito? Ano ang kanyang gagawin? Ano mukha ang harap niya ay Mrs. Reyes? Ipapakulong ba siya nito? Papabayaran ba nito sa kanyang alahas? Iyon ang mga katanungan na salit-salit na pumapasok sa isipan niya. Nasa ganun siyang ayos sa maratang siya ni Noel. Nagtataka, nilapitan siya nito at inakay na tumayo. Ni hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Tanging Mrs. Reyes at telepono lang ang rumihistro sa utak niya. Inabot ito sa kanyang wireless phone at tinapat pa sa tingin niya. Doon siya tila nagising na marinig ang tinig na matandang babae. Wala siyang ibang nasabi kundi, "Hello." Kahit na magpaalam ito sa kabilang linya, ay parang siyang tuod na nakatayo lang doon at tinitingnan ang hawak ng telepono. "Ano bang problema mo, Amelia?" Naguguluhan, tanong ng kaibigan. Sa narinig, ay hindi na napigil ang mapaiyak. Lalo patuloy naging palaisipan kay Noel kung ano ang kanyang suliranin. Ikinuha siya nito ng tubig at pinakalma. Mahaba-haba rin minuto lumipas nang sa wakas ay tumigil sa pag-iyak si Amelia. Ikinuwento niya rito ang buong pangyayari. Nang matapos siya sa paglalahad, ay dalawa na silang nakatanga. Tulala rin nakatingin sa kanya ang kasamahan sa trabaho. Lumipas pa ang ilang sandali bago ito nakapagsalita. "Sasamahan kita sa pulis. Mag-report ka tapos i-describe mo yung hitsura ng babae para magawa nila ng cartographic sketch." Suhasyon nito. May sense rin pala si Noel, naisip niya. Kahit napulis papalipad hangin at pangiinis sa kanya ang ginagawa nito, may naiambag naman itong kapakipakinabang sa ganitong klaseng sitwasyon. Hindi na nila pinaalam sa mga kasamahan ang nangyari sa kanya. Basta nagsabi sila na pupunta sa pulis at magre-report ng theft. Ang gwardiya naman ay pinayuhan sila mag-ingat. Ilang oras din ang ginugol nila sa pulisya. Napakahaba ng proseso para lang sa pag-report ng theft. Kailangan pa nilang ulitin ang kanilang mga salaysay bago nila nagawa ng artist ng sketch ng suspect. Pananghalian na matapos sila sa kanilang sadya. "Tatawagan mo ba si Mrs. Reyes para ipaalam ang nangyari?" tanong ni Noel nang kumakain na sila. "Hindi ko nga alam eh. Gusto ko malaman niya pero hindi ako sure kung ipapaalam ko ba sa phone o sa personal na lang." Alanganin niya ang sagot. "Kung hintayin mo na lang kaya ang pagdating niya, total, pauwi na sila ang anak na sa Wednesday." "Wednesday, 3 araw mula ngayon." Kalkula niya sa kanyang isip. Ang alam niya ay 1 linggo pa mananatili sa US ang kanilang amo. Bakit biglaan yata ang uwi nito? "Para ka na namang natuka ng ahas dyan. Hindi ba't nakausap po na si Mrs. Reyes kanina? E di alam mo nang pauwi na sila ng araw na yon." "Natatakot ako, Noel. Paano kung pakulong ako ng amo natin? Napakalaki ng halaga ng alahas na yon. Bakit ba kasi ang tanga-tanga ko?" Naiiyak na yung pahayag. "Hindi ka tanga, Amelia. Naging supervisor ka nga eh. Siguro may plano ang Diyos kaya nangyari sa'yo ito. Sabi nga sa napanood ko, this happens to the rest of us. Pagkapalakas pa nito ng loob sa kaibigan. Paano ko sasabihin kay Mrs. Reyes na nanakawan tayo?
baka atakihin yun sa puso. Nag-alala niya ang turan. Wala naman yatang sakit sa puso yun eh. Alkula ni Noel. Dapat, siya ang unang makaalam. At ikaw magsabi sa kanya noon. Siguro dapat sa welcome party pa lang eh sabihin mo na. Baka mas lalo pang magalit kung patatagalin mo pa. Sige, basta samahan mo ako. I-explain natin sa kanya ang lahat. Bakit kasama pa ako? Kontra nito. Mag one-on-one talk muna kayo. Kapag pinatawag ako, saka na lang ako sisugunda sa mga sinabi mo. At kung anong ginawa ng mga hakbang natin para mahuli yung magnanakaw na yon. Tangulang na isagot ang dalaga sa mga sinabi ng kaibigan. Okupado ang kanyang isip na kung paano niya sasabihin sa ginang ang mga nangyari at kung ano ang magiging reaksyon nito. Hindi nga niya nagalo ang pagkain. Tinusok-tusok lang niya ang pork chop na nakahain sa harapan. Hindi niya magawang sumubuman lang. Kinakain siya ng nervyos at takot dahil sa nangyari. Pinatapos lang niya sa pagkain si Noel at bumalik na sila sa opisina. Panginoon, tulungan niyo po ako. Antayin niya sa loob ni Amelia. Hindi malaman ng dalaga kung paano lalapitan si Mrs. Reyes sa welcome party na binigay nito para sa anak. Naroroon ito sa garden at abala sa pag-asikaso sa mga kaibigan at mga bisita. Mukhang masaya-masaya ito dahil nakikita niya ang kagalakan sa mukha ng ginang. Paano nito bibigyan ng masamang balita? Paano kung magalit ito sa kanya at mapahiya siya sa mga tao roon? Bukod kasi sa mga empleyado nito, ay naroroon din ng mga kaibigan na pawang mga mayayaman. Nakakahiya, masisigawan siya nito at makakagalitan. Hindi maalis sa isip niya ang pangamba. Paano kung sa gitna ng mga bisita ay tanggalin siya ng amo sa trabaho? Or worse, ay ipahuli sa mga pulis kung hindi nito papaniwala na wala siyang kinalaman sa nangyaring nakawan. Nangangatog ang mga tuhod sa pakiramdam ni Amelia ay sobrang lamig ng hangin at matagos iyon sa suot niyang bestida. Pati ang mga palad niya ay parang nagyayelo sa sobrang kaba. Hoy! Anong ginagawa mo dito sa sulok? Pukon ni Noel na makalapit sa kanya. Ba't ka nagtatago rito? Halos malaglag ang kanyang puso sa biglang pagsulpot ng lalaki. Dahil sa sama-samang pinararamdaman ng tensyon, takot at pagkalito, ay hindi niya namalayan ang paglapit nito. Ba't ka ba nang gugulat? Asik niya dito. Kumukuha lang ako ng tiyempo kung paano lalapitan si Mrs. Reyes. Umalis ka na nga at sinisira mang diskarte ko eh. Pagtataboy niya sa kausap. Halos mag-isang oras na rin siya na nakatayo sa likod ng mga palmera. Payukot-ikot siya at pilit ay naalisa sa isip kung paano sisimulan ang masamang balita sa kanyang butihing amo. Are you hiding from someone? Sabi ng tinig na halos magpalundag sa kanya. Nagpalundag ba sa kanya o sa puso niya? Unti-unti siyang pumihit para harapin na nagmamay-ari ng baritonong tinig na nagtanong sa kanya. Nahigit niya ang hininga ng makaharap ito. Ang lalaking pinapangarap ng mga kababaihan, ang lalaki na hindi pagwawalang bahala ng sinuman kapag nakasalubong sa daan, lalaki na pag-aagawan ng mga babae dahil sa taglay nitong karisma. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Pataman niya pinagmasdan ang estranghero nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha nito, nababayaran ng mga eskultor na malaking halaga para lamang magmodelo sa kanila. Ang tindig nito na animo ay sa kanya na ang lupa kong tungtungan. Sigurado siya na isa ito sa mayayaman na bisita ni Mrs. Reyes o kaya ay kaibigan ng anak nito. Hindi bagay rito ang maging empleyado at sa gara ng pananamit nito. Kahit na nakasuot lang ng maong pants at puting polo shirt ay nangingibabaw ito sa lahat. Idagdag pa ang amoy niyang pabango mula rito na gusto niyang maliyo sa sensualidad na nakabalot doon. Tikim ng lalaki ang kanumbalik sa diwa ni Amelia. Nahihiya siyang ngumiti rito at nagkibit ng balikat. Alam niya, huling-huli siya sa ginawa niyang pag-assess sa itsura ng binata. I heard your name's Amelia.
I'm Conrad, by the way. Pagkapakilala nito sa sarili. Kanino man narinig ang pangalan ko? Naguguluhan, inabot niya ang kamay nito upang makipagkamay. Sa isa sa mga nadaan kong table, I got curious. Kaya nang narinig ko na nagtatago ka raw dito, pinuntahan kita. Tumungo-tango lang ang dalaga. Wala siyang maisip na sabihin sa kausap. Isa pa, ay meron siya mahalagang sadya kung bakit siya naruroon. Idagdag pa na naiilang siya sa ginagawang pagsusuri nito sa kanya. Bigla tuloy siyang na-conscious sa ayos niya. Tama naman ang sinuot niyang damit para sa okasyon na iyon. Isang itim na body hugger dress na tinarunahan niya ng pulang belt at pula ring pipso shoes. Ang buhok niya ay lampas balikat. Ay tinaas niya at tinipitan ng silver clip. Tanging pulang lipstick lang ang adorno niya sa mukha. Mas lalong nagpatingkad sa natural niyang ganda. Do you mind if I stay here with you? Kanina pa ako inaantok sa kakaupo roon. Ani Conrad? Stay with me? Alanganin niyang tanong. Yes, nakangitin tong sabi. Unless may hinihintay ka nga rito, just tell me. No, wala akong hinihintay. Mabilis niyang sabi. Okay then, let's walk sa banda roon. May swimming pool sa kabilang side. Sa dito, sabay turo sa matataas na halaman na sinadyang iharang sa garden, papunta ng pool. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa sa Amelia. Usang loob siyang sumama sa lalaki. Naisip niya na kung hindi magiging maganda ang kahinatnan ng gabi pagkatapos niya makausap ang amo. At least, she experienced to be with someone that she instantly adored. Baka hanapin ka ng mga kaibigan mo. Bigla kaya't ang nawala sa mesa ninyo. Umpisa niya sa usapan nang sapitin nila ang pool. They'll understand mas lalo na kung mamimit ka nila. Pinamulahan siya ng mukha sa sinabi ni Conrad. Kahit hindi diretsyang sinabi sa kanya ang compliment, ay nakuha niya ang ibig nitong sabihin. Nahihiya, nagyuko siya ng ulo at umupo sa isa sa mga umbrella tables doon. Nanatili naman ito ng katayo. I'll be straightforward with you, Amelia. The first time I heard your name, I got curious. I had this urge to meet you. Now that I finally did, I want you to know that I like you. Tameme ang dalaga sa kaparangkahan nito. Hindi niya malaman ang sasabihin o gagawin sa mga sandaling iyon. Ano ba ang dapat niya maging reaksyon sa sinabi nito? Hindi niya masisisi ang kausap kung talagang parangkay itong tao. Kaya lang imarami siyang inaalaala sa mga oras na iyon. Isa pa'y wala itong alam tungkol sa kanya. Paano kung ipaalam niya rito na nanakawan ang host ng party ng isang set ng diamonds sa kanyang kapabayaan? Magugustuhan pa rin ba kaya siya nito? Ano ang ibig mong sabihin? Sa wakas ay sabi niya, I like you. Kung papayag ka, I'll court you. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na may boyfriend ka na dahil alam kong wala. Anito na may determinasyon sa tinig. Napataas ang isa niyang kilay. Ha? Paano mo nalaman na wala akong boyfriend? Eh, ngayon pa nga lang tayo nakakilala. Dahil kung ako ang boyfriend mo, hindi kita hahayaan na mag-attend ng party na mag-isa at hindi kita hahayaan na magtago sa likod ng mga palmera. Paliwanag nito. Obviously, you came here alone. Maybe with some of your friends, but not with special someone. Parang pinanuyuan ang kanyang lalamunan sa takbo ng usapan nila. Gustuhin man niyang hayaan itong maligaw sa kanya, ay nagdadalawang isip siya. Hindi man ako kilala, huwag na lang. Tanggi niya nang tumayo siya mula sa kinaupo ang silya. Kaya nga kataliligawan para magkakilala tayo ng husto. Pigil nito sa kanyang paglayo. Para malaman natin ang ugali at gusto ng isa't isa. Just give me a chance to prove myself for the of you. Kung hindi mo pa rin ako matatanggap, you can always turn me down. Huwag lang, sana ngayon. Parang nakikiusap ang tinig nito.
It's too soon. Wala pa tayong 10 minuto na magkakilala. Pangalan mo nga lang alam ko sa'yo. Tapos, maliligo ka na agad. Parang di yata kapanipaniwala iyon. Don't you believe in love at first sight? Malumanin na tanong nito. Natawa siya. Don't tell me. Naniniwala ka roon. Before, hindi. But seeing you prove me wrong. Napabugas siya ng hangin. Tigilan na natin ang usapan na to. Nagkakalokohan lang tayo. Bumalik ka na sa mga kaibigan mo at may kakausapin pa ako. Sabi niya sabay talikod. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Hindi mo pa naman ako kilala. Pero hinuhusgahan mo na agad ako. Kaagad, why don't you give us a chance? Sansala nito. Umiling siya. Hindi na kailangan. Baka mamaya, pinagtitripan niyo lang ako ng mga kaibigan mo dyan. Dahil bored na kayo sa party. Or dahil wala ka lang magawa at nagpapalipas ka lang ng oras. Please lang, huwag mo nang dagdagan pa ang problema ko. Amelia, anito, na hinuwakan ng kanyang braso upang pigilan ang kanyang pag-alis. Nang lingunin ng dalaga si Conrad, ay nagulat siya sa biglaang paglalapat ng mga labi nila. Nanigas siya sa nangyari. Para siyang nakuryente. Gusto niyang tugunin ang halik nito na lumuluso sa katinuan ng kanyang isip. Pero mas nangibabaw ang utak niyang Martino sa ginawa nitong kapangahasan. Ang walang hiya talaga. Naisaloob niya nang itulak niya ito ng ubod lakas sa kabinigyan na mag-asawang sampal. Kung iniisip mo na may kakamama ako ngayong gabi, nagkakamali ka. Hindi ako katulad ng mga babae dyan na napipika po sa mga party dahil lang sa kagwapuhan mo. Aniya, sabay talikod sa lalaki. Walang pakundangan. Iniwan ni Amelia ang lalaki sa poolside. Hindi madali para sa kanya na paniwalaan ang sinabi nito. For the first time, she encountered someone na love at first sight ang ibinagay sa kanyang dahilan kung bakit maniligaw. Nainis na siya rito dahil hindi iyon ang kapanipaniwala. Mas lalo pa umusok ang ilong niya dahil sa ginawa nitong paghalik. Kadalasan na rason na mga nabastad niya ay dahil masarap siyang kasama. Nade-develop sa kanya. Ayon naman kay Noel dahil matagal na sila magkaibigan. At wala na iyong ibang patutunguhan kundi ang pakikipagrelasyon. Hindi na niya nilungon pa si Conrad. Gustuhin man niyang tanggapin ang paliligaw nito ay nabro na iyon sa isip niya. Kung sa ibang pagkakataon sana sila nakakilala ay baka pumayag pa siya. Baka inakala nito ay isa siya sa mga bisita ni Mrs. Reyes na may sinasabi ang pamilya. Kaya nakalakas loob ito ang pahiwatig ng pagkagusto sa kanya. Masasaktan lang siya kung sa gitna ng paniligaw nito ay biglang mag-back out sa kadahilanan na hindi sila bagay o dahil sa layo ng antas ng kanilang buhay. Bumalik siya sa mesa na kanaroroon na ng mga kasamahan niya sa trabaho at hinanap si Noel. Ngayon na niya kakausapin ang kanilang amo para ipaalam ang naging problema sa jewelry store. Hindi na niya hihintayin pa na matapos pang party bago ito harapin. Mabuti na, ibagsak na ngayon ang palakol kaysa naman pinatatagal pa niya ang kanyang hatol. Hindi niya makita ang kaibigan. Kumagahanap pa siya na matatagalan pa siya at baka makasulubong pa niya si Conrad. Ayaw niya na makausap pa o makaharap ang lalaki. Oras na masabi niya kay Mrs. Reyes ang problema ay uuwi na siya kung hindi siya nito pipigilan. Amelia, kanina pa kita hinahanap. Bakit ngayon ka lang lumapit? Kumusta ang napakaganda kong supervisor? Sabi Mrs. Reyes nang makorner niya ito sa malayo sa mga bisita. Hindi po mabuti, ma'am. May problema po sa jewelry shop. Alangan na niyang sabi sa ginang. Maliit na bagay lang siguro. Hindi po. Malaki at sigurado ako na. Napigil ang sinasabi ng dalaga nang may tawagin ng ginang. Con, halika at ipapakilala kita kay Amelia. Anito sa anak. Muli siyang binalingan nito
Madalas kita may kwento sa batang iyon. Kaya sigurado ako, magkakasundo kayo sa pamamalakad si Shop. Titig na titig ang dalaga sa paparating na si Conrad. Lihim siyang napalunok. Ito ang anak ni Mrs. Reyes. Nakita niya, malik ito sa pisngi ng ina. Gusto niyang lumubog sa kinatatayuan, pagkaalaala sa nangyari sa kanila sa poolside. Alam kaya ng lalaki na ang Amelia na kinikwento rito ng ina ay ang Amelia na nakilala nito kanina. "We've met, ma. Kanina sa labas. And you're right. She's someone I will like. Pero nakaligtaan yung sabihin sa akin that the sweet little Amelia you're referring to have claws." Nakipagsukatan siya ng tingin sa binata. Pero sa gawin nito kung paano siya tingnan ay ang dalaga ang unang tumamawi. Para siya matutunan sa ginagawa nitong pakikipagtitigan, tila gusto siyang hubaran ni Conrad sa utak nito at paglakbayin ang mga mata nito sa kanyang katawan. Lalo pa siyang nailang nang bumaba ang tingin nito sa mga labi niyang kanina lang ay angkin nito. Hindi nila napansin na makahulagang ngumiti si Mrs. Reyes. Tumikim ito para makuha ang kanilang atensyon. Ipinagdaupan nito ang kanilang mga palad na hindi magawang babiin ni Amelia dahil ayaw niyang mapahiya ang ginang. "So, ngayon, magkakilala na kayo. Kayo na mag-usap tungkol sa problema sa jewelry shop." Anito, sabay bitaw sa kanila mga kamay. "Pero, ma'am, kayo po ang gusto kumakausap tungkol sa problema doon. Baka ho kasi hindi maintindihan ni Sir Conrad ang bagay na iyon." Habol pa niya sa ginang. "Iha, the moment we step back here in the Philippines, siya na ang nangasiwa sa mga negosyo. Siya na ang nagbigay ng go signal sa lahat ng operations, kaya sa kanya ka dapat mag-report." Taas ang kilay na tumalikod ang matanda. "Let's talk about the problem sa library," sabi ni Conrad, gamit ang tinig na nagpalundag sa puso niya kanina. Iginiyas siya nito papunta sa isang kwarto na malayo sa mga bisita. Nasa paanan ayun ang hagdanan ng mansyon. Binuksan nito ang pinto ng silid. At iminuwestra ang loob na nag-aanyaya sa kanya na pumasok doon. Para ba itong nang-aasar na iginawi dahil inimas-himas pa ang pisngi na pinadupuan niya ng palad kanina. Nakangisi pa ito kung madaanan niyang papasok ng silidaklatan. Pagsak ang mga balikat na tumayo si Amelia sa tapat ang mesang gawa sa nara at hinintay ito makaupo. Kung sasabihin niya kay Mrs. Reyes ang problema, ay baka madaan ito sa drama. Alam niya, mabait ang ginang at baka maintindihan siya nito. Pero ngayon na kinailangan na magsabi siya sa anak nito ukol sa bagay na iyon, ay hindi niya lubos maisip kung ano kaya ang kaya nitong gawin sa kanya, lalo na tagaroon sila ng hindi magandang unang pagtatagpo. Nang makaupo ang binata sa kabisera ng mesa, ay sinabi nito, maupo na rin siya. Tumalima siya at sinimulan niyang ilahad ang mga nangyaring nakawan sa shop. Tahimik lang ito nakikinig sa kanya at wala siyang mabasa na ekspresyon sa mukha nito. Nang ipaalam din niya ang ginawa nilang hakbang ni Noel para mahuli ang kriminal, ay kumunot ang noo nito. Sinabi niya kung sino si Noel at tanging tangulang ang ipinakita nito sa kanya. Wala itong sinabi hanggang sa matapos siya magkwento. "Babayaran ko na lang po ang nanakaw na alahas kung papayag kayo. Ikaltas niya lang po sa sahod ko, mungkahi ng dalaga." "Sa kwento mo, ay diamond set ang nabala. Sa tansya ko, ay hindi mura ang alahas na iyon. Base na rin sa kilates na ipinagbibili natin sa shop. 2 million ang set. Pero pa ang tax na binayaran natin na mag-order yon sa US." Paliwanag niya. "Pagkano bang sahod mo bilang supervisor?" Sad nito, nang tumayo mula sa swivel chair. Sinabi niya kung magkano ang tinatanggap niyang sahod. "I see. Ilang taon mo naman balak na bayaran ang alahas?" Pakiramdam ni Amelia ay naniliit siya sa takbo ng kanilang usapan.
Maliit nga siguro ang sahod niya kumpara sa limpak-limpak ng salapi na binibilang at ginagastos nito. Pero sigurado siya sa sinabing babayaran niya ang nawalang alahas. Kahit abutin pa siya ng isang dekada sa shop na iyon. Umuwi ka na, Amelia. I'll see you tomorrow sa shop. Pag-iisipin ko kung ano ang dapat kong gawin sa'yo. Tumayo ang dalaga mula sa kinauupuan. Sa pakiwari niya ay tila binabantayan siya ng bagong amo. Ano kaya ang gagawin nito? Ipapahuli kaya siya nito sa mga pulis bukas sa shop? Pero hindi naman siya ang kumuha at nakinabang sa mga alahas. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang harapin ang responsibilidad. Uuwi na po ako, sir. Bukas na lang po sa shop. Good night. Paalam niya, saka tumalikod. Matamang pinagmasdan ni Conrad ang paglabas ni Amelia ng library. Ngayon pa lang ay may nabubuo ng plano sa isipan niya kung paano mapapagbayaran ng dalaga ang walang diamante. Talaga yan ang kinakasihan siya ng pagkakataon. Nang ikwento sa kanya ng ina ang tungkol sa babae ay na-curious siya. Awang magagandang salita lamang ang namumutawi sa bibig ng ginang. Hindi pa naman madaling paluguran na matanda. Kaya alam niya na kakaiba si Amelia sa mga babaeng nakakasalamuhan niya. Pinadali pa ng kanyang ina pag-retiro para lang mapaglapit sila ng dalaga. Gusto kasi nito mag-asawa na siya. Hindi raw ito tututol kung si Amelia ang kanyang mapipili. Kaya naman na magkaroon siya ng pagkakataon ay nilapitan niya ang dalaga para ipalam ang tunay na hangarin dito. Kaya lang ay may pag-aalinlangan ito sa kanya mga sinabi. Kaya pinadama na lang niya ito. Naniniwala kasi siya, action speaks louder than words. Ngayon ay may pag-aalinlangan na siya sa mga katagang iyon. Nabigyan patuloy siya ng mag-asawang sampal. Kung sa bagay, matagal siyang nanatili sa Amerika at iba si Amelia sa mga babae na nakilala niya roon. Pawang mga liberated ang mga nakarelasyon niya sa bansang iyon, kung matatawag nga iyong relasyon. Hindi na nga siya marunong manligaw. Kadalasan ay ang mga babae ay nagpapakita sa kanya ng motibo. Hindi natatapos ang gabi, hindi siya nakaka-score sa mga iyon. Kanina, ay namang problema siya kung paano susuyuin ang babaeng napupusuan matapos ang sampalan blues. Naisip din niya, mas lalo itong mahirap ang paniwala sa malinis niyang hangarin dito dahil sa ginawa niyang kapangasan. Mabuti na lang at may nangyaring ganito. Hindi niya sasayangin ang ganitong klaseng pagkakataon. Isang linggo ang matuloy lumipas sa buhay ni Amelia sa loob ng jewelry shop. At sa loob ng isang linggo na iyon, parating siya kakaba-kaba. Wala kasi binabanggit si Conrad tungkol sa nawalang alahas. Basta, nandoon lamang ito sa opisina at nagtatrabaho. Kapag pinapatawag siya nito, ay plus business deals ang pinag-uusapan nila. Gusto na nga niyang isipin na kanalimutan na nito ang tungkol sa problema sa shop. Ayaw naman niyang siya magpaalaala rito ng tungkol doon. At baka iyon na ang maging katapusan niya sa jewelry shop. Hahayaan na lang niya ang binata ang magbukas ng topic na iyon. Baka nag-iisip pa ito na maaari maging sagot sa nagawa niyang kapabayaan. Amelia, ipinapatawag ka ni Sir, sabi sa kanya ni Noel. Napatigil ang dalaga sa pagsasalansa ng mga alas sa estante. Biglang kumabog ang dibdib niya. Narinig niya kasi kanina na pinapatawagan ng binata kay Noel ang abogado nito at pati na rin ang kanilang accountant na every 2 weeks ay nagpupunta sa shop. Pagkatapos ay pinatawag siyang bigla. Ipinakompute ba ni Conrad ang utang niya? At sa laki ng halaga ay didemanda na siya nito. Kumatok muna ang dalaga sa pinto ng opisina bago marahang itunulak iyon para bumukas. Ni hindi malang nag-angat ang tingin ng lalaki para sinuhin ang pumasok. Starting tomorrow, panimula nito nang hindi siya tinitingnan. Hindi ka na magre-report dito sa shop. Parang bomba na sumabog sa kanyang tainga
ang sinabi nito. Kung gayon, ay tanggal na siya sa trabaho. Hindi man lang ito pinaabot sa katapusan ng buwan bago siya sisantihin. Kinalkula lang niya sa isip ang maaari lang niyang sahurin. Kulang iyon kung magsisimula siya maghanap muli ng trabaho. Sir, pwede ho ba makiusap? Kasi ho, 2 months delayed ang rent ko sa room at tinutuluyan ko. Hindi pa naman ako nagtatagal bilang supervisor. Kaya kung pwede sana, sa katapusan niyo na ako tanggalin sa trabaho. Pagsusumamo niya. Tinignan siya nito na matiim dahil sa inilahad niya. Parang bang inaarok nito kung nagsasabi siya ng totoo. Nakagat niya ang pangibabang labi para pigilan ang anumang pagrasgasa ng emosyon. Ngayon siya nagsisisi kung bakit ginastan niya ang pera sa bangko. Masyado siyang umasa sa kanyang siswelduhin bilang supervisor. Tama ang kasabihan. Huwag magbilang ng sisiw hanggat hindi pa napipisa ang itlog. Maya-maya ay may numatawing ngiti sa mga labi ng lalaki. Tila ito nakakaloko. Napakunoto siya sa ginawi nito. Napakawalang puso naman ito para matuwa pa sa kinasungkutan ng sitwasyon ngayon. I want you to be my personal assistant. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na maraming negosyo ang pamilya na kailangan kong pamahalaan. So, kinakailangan kita bilang PA ko. Paliwanag nito. Gusto niya magalak sa kanyang narinig na hindi siya nawala ng trabaho. Ang kaso, PA raw ang kailangan. Meaning, glorified alalay. Yun ang alam niyang ibig sabihin niyon ng personal assistant. Kung sa bagay, mas okay na ma-demote kaysa naman ang mawala ng trabaho. Pinapunta ko rito ang driver ni Mama. Pagdating niya, ay isama mo siyang umuwi at kunin mo ang lahat ng mga gamit mo. Hindi ka natitira doon. Pagsabi niyon, ay tumayo ito at tinungkot ang wallet. Mula sa backpack at ang slacks nito, saka kumuha ng pera roon. Inilapag nito iyon sa mesa. Bayaran mo ang kulang mo sa renta at magpahatid ka sa kondo ko. Ha? Naguguluhan niyang tanong. Isayin ang trabaho mo sa akin. Aapila pa sana siya kung hindi lang pumasok roon si Noel at sinabi dumating na si Mang Tonyo, ang driver. Pinapalabas na siya ni Conrad ng opisina at saka binilinan na huwag siya magpapagabi kung ayaw niyang masaraduhan ng pinto. Ito na ba ang simula ng pagbabayad ko sa mga alahas na isa loob niya habang papalabas ng opisina? Ang swerte mo naman. Imagine, PA ka na ni Sir. Natutuwang sabi ng kaibigan. Swerte? Na-demote nga ako eh. Talaga itong pagbabayaran ko na ang mga nawalang diamante. Sa palagay mo, 24 hours on duty kaya ako? Naiiling niyang tanong. Kahit na 24 hours 7 days a week, 31 days a month, at 365 days a year, okay na yon. At least, hindi cash ang pagbabayad mo. Mag-iingat ka lang kay Sir. Mukhang palikero pa naman. Baka mamaya, may in love ka. Pahayag nito. Don't worry about me. Hindi ako madaling may in love sa mga lalaki na makakapal ang mukha. Nangunot ang noon ni Noel sa huling sinabi ng dalaga. Pero hindi na siya nag-explain pa. Bahala ito sa kung ano ang gusto nito ipakahulugan sa kanyang sinabi. Inatid siya ni Noel hanggang sa labas ng jewelry store. Nalulungkot si Amelia na hindi na siya papasok dito. Halos araw-araw ito ang rutin niya, maliban lang sa Linggo. Ang mga nakasanayan niyang ginagawa ay hindi na rin niya maitutuloy pa. Ang mga kaibigan niya ay hindi na niya madalas makikita. Lalabas na siya sa kanyang comfort zone. Ingat ka dun ah, huwag mo kaming kakalimutan. Biro nito, nakakabang sasakyan siya sa kotse. Tumigil ka nga, asik niya. Basta, matutukas sa mga naging katangahan ko. At baka mamaya, dalawa na tayong PA. Ganti niya. Namarating ang boarding house niya kung saan siya nangungupahan ng silid. Ay pinagkape muna niya si Mang Tonyo sa karinderya.
Doon na lang siya nagpaintay dito habang nagliligpit at nagpapabalot ng mga gamit. Konti lang naman iyon. Karamihan ay mga damit at libro. Ang ibang maliliit na kasangkapan ay pinamana na niya sa mga kapit-kwarto. Hindi na niya iyon kakailanganin pa kundi tira siya sa condo unit ni Conrad. Anin niya ang mga iyon sa pad ito kung may mga magagarang kasangkapan doon. Sakay ng kotse patungo sa tinitirahan ng amo ay hindi niya maiwasang mahulog sa malalim na pag-iisip. Ito ba ang kinahantungan ng kanyang buhay? Kung susumahin niya, baka may asawa at anak na lalaki ay hindi pa niya nababayaran ng buo ang mga diamante. Buwisit kasi ang babaeng iyon, ang magnanakaw na iyon. Pumasok din sa isip niya ang huling sinabi ni Noel. Paano kung may in love nga siya sa binata? Hindi pa nga ba? Sansala niya sa isip. Noong unang beses na nagkaharap sila, ay hindi niya may tatanggi na na-attract siya rito. Ipinahayag pa nito na gusto siyang ligawan. Ang kaso, marami na nangyari sa pagitan nila. Mas lalo na siyang hindi bagay rito. Alalay. Sino ba naman ang papatol sa alalay na nakawala ng milyones na halaga ng alahas? Dapat ay sikili na niya nararamdaman para sa binata, para na rin sa kanyang kabutihan. Hindi na niya daragdagan pa ang komplikasyong bumabalot sa pagitan nila ni Conrad. Tama ng amo niya ito at PA siya. No more, no less. Narating ni Amelia ang building na tinitirahan ni Conrad bandang alas 8 ng gabi. Doon na siya iiwan ni Mang Tonyo at bumalik nito sa mansyon ni Mrs. Romulo. Nakakayat siya sa kalimang palapag kung saan inuokupan ni Conrad ang isang unit doon. Dahil kinakabahan siya, nanginginig ang kanyang kamay na kumatok siya sa pinto. Baka hindi siya pagbuksan nito dahil gabi na. Naalaala pa niya ang bilin nito kanina nung huwag siya magpapagabi. Sa kanyang tansya ay wala pa si Conrad doon dahil wala siyang marinig na ingay na nagbumula sa loob ng unit nito. Sinilip niya ang siwang ng pinto sa ilalim at wala siyang makita na liwanag mula roon. Napahinga siya na maluwag. Mabuti at nauna siya rito. Hindi siya matutulog sa labas. Ilang oras na ang lumipas pero wala pa rin ang binata. Nagtanong na siya sa gwardiya sa lobby kung dumating na ba si Conrad kanina. Pero wala ang pangalan ng huli sa logbook nito. Patunay lamang na hindi pa umuwi ang kanyang amo. Alanganin siya bumalik sa 5th floor para muli maghintay. Kung bakit naman kasi walang receiving area ang condo building na iyon. Hindi ba nila na foresee na may mga bisita na darating kahit pa wala pa ang kanilang sadya? Nakailang kanta na siya ni Regine Velasquez sa isip niya. Pausto nga kanyang iniudulong singer sa loob ng utak niya. Kung bakit kasi ang tagal-tagal dumating ng kanyang hinihintay. Kanina ay nakatayo siya sa tapat ng pinto ni Conrad. Ngayon, wala na siyang pakialam kung may makakita man sa kanya na nakasalampak sa harapan niyon. Mahigit 3 oras na siyang naghihintay at nangangawit na ang kanyang mga binti sa kakatayo. Wala siyang ibang choice kundi magpasensya. Wala na siyang ibang mapupuntahang iba. Namimigat na rin ang kanyang talukap ng mata at kanina pa kumakalam ang kanyang sitmura. Hanggang sa iluwa ng elevator ang tao na pinakahihintay niya. Hindi siya tuminag sa pagkakaupo sa sahig kahit na makalapit ito sa kanya. Pinukulan niya ito ng masamang titig. Ang hudas na gawa pang ngumiti ng pagkatamis-tamis sa kanya. Anong oras na? Kanina pa ako dito. Kulang na lang maglatag ako ng kumot at tadaanan mo na akong naghihilik. Saan ka ba galing? Inis na salubong niya kay Conrad. Habang hindi maipinta ang kanyang mukha dahil sa pagkakasimangot. I'm sorry. Hindi ko naman na-expect na maliit ang pag-uwi. May biglaan kasing client na dumating kanina at nakipag-meeting sa akin over dinner. Ganon? Baliwala lang sa'yo na mapanis ako dito. Ni hindi ka man lang tumawag o nag-text para sabihin na gagabihin ka. Sana, nag-ikot-ikot na muna ako para naman
Hindi ako nagbukanta nga. Saka kahintay sa'yo dito. Nababwisit pa rin tura niya. E nalalayan siya nito na makatayo. Dahil kayo na pa siya naki engine seat ay nag-cramps ang mga binti niya. Dahilan para ma-off balance siya at napayakap sa binata. You sounded like a jealous wife. Gusto ko yun. Bulong nito sa kanyang tenga habang ipinaikot ang braso sa kanyang baywang. Napatingin si Amelia rito. Hindi niya malaman kung anong pumasok sa isip at imbis na bumitiw sa binata ay sumandal pa siya sa dibdib nito. Napapikit siya nang maamoy ang pangalaking pabango nito na halos mawala at mapalitan ng sarili nitong amoy. Tila naglaho ang inis niya rito dahil sa ginawang pagpapahintay sa kanya. Naramdaman na lamang niya ang masuyong haplos nito sa kanyang buhok malapit sa punong tinga na nakapagpanumbalik sa nalalasing niyang diwa. Parang napaso na bigla siyang kumala sa yakap nito. Nang hindi malaman ang sasabihin ay pinagtakpan niya iyon ng galit. Nagtitake advantage ka na naman. Para nag-cramps lang ang binti ko, nakayakap ka na agad. Hindi pa ba tayo papasok? Kunwa ay galit niyang pahayag. Hindi naman apektado si Conrad sa patutsada niya. Nakangiti pa nga ito nung kahanin sa bulsa ng pantalon ang susi ng pinto. Ito na rin ang nagbuhat ng mga gamit niya. Hindi na ito nagawang tugulungan. Okupado ang kanyang isip sa nangyari kanina. Bakit ba siya biglang nagkaganoon? Dahil ba sa gutom? Ay nagkakaagaw na ang kanyang utak. Hindi na dapat ulit mangyari iyon. Pabala niya sa sarili. Matapos niyang ilibot ng binata sa condo unit, ay sinamahan siya nito sa kanyang magiging kwarto. Katabi lang iyon ang sili dito at may sarili rin iyong banyo. Neutral ang kulay ng pintura at kumpleto sa gamit. Gandang-ganda siya sa kanya magiging silid. At bakit hindi? Pulis mamahalin ang mga gamit na nasa loob niyon kumpara sa kanyang dating tinitirahan na binabayaran pa ng 3,000 kada buwan na hindi naman namimaintain ng landlady nila ang amenities. Pinakain muna siya ng binata bago siya hinayaan makapagpahinga. Ito ang nagluto ng kinain nila na carbonara. Naninibago siyang talaga dahil minsan ay wala pang lalaki na nagsilbi sa kanya maliban sa mga waiters na nagsiserve tuwing kumakain siya sa restaurant. Lalo ba't gwapong lalaki na kagaya ni Conrad? Kaya naman, hinayaan niya ito sa kusina. Pinanood na lamang niya ang pagkilos ito habang siya sitting pretty sa hapagkainan. Nang gabing iyon, ay magana ang loob ni Amelia sa pagtulog. Alam niya na sa kabilang silid lang ang lalaki. Presence pa lang nito, pakiramdam niya ay safe na siya. Nagalangan pang bumangon ang dalaga na magising siya kinaumagahan. Akala niya ay nananaginip pa siya. Naliba ang kwartong nabungaran ng kanyang mga mata. Hindi ang pitak-pitak na kisame sa kwartong inuupahan niya. Nang may ilang segundo muna siyang nag-isip, bago rumihistro sa utak niya ang nagdaang araw. Hindi siya nananaginip. Nandito talaga siya sa kwarto ng condominium unit ni Conrad. Dito na siya nakatira simula pa nang nakalipas na gabi. Bumangon siya at niligpit ang tinulugang kama. Dumiretso siya sa banyo para maligo. Naisip niya na kailangan ay ready na siya bago pa lumabas ang silid ang binata at baka meron silang mga biglaang lakad ng bagong boss. Matapos makapaligo ay tinungo niya ang upuan kung saan nakalagay ang traveling bags niya. Nagsuot lang siya ng underwear at nagtapis na ulit. Aayusin na muna niya mga gamit bago magbihis at baka mapawisan lang siya. Sayang naman ang masarap niyang shower. Isa-isa niyang inilabas sa mga gamit sa bag at hinarap ng mga mata ang closet. Sa palagay niya ay ang sliding heavy tinted glass door ang pinto ng cabinet dahil sinabi ng binata nang nakaraang gabi ay may walk-in closet ang kwarto. Bit-bit ang mga pangilalim ng saplot ay binuksan niya ang pinto. Ganoon na lang ang gulat niya nang sa pag-angat niya ng tingin ay ang kahubdan ni Conrad ang tumambad sa kanya.
Mabuti sana kung nakatalikod ito. Kaso, ay nakaharap sa kanya at nakatingin din sa kanya. Nagpapatayo ito ng buhok na mapagbuksan niya ng pinto. Hindi malaman ni Amelia kung pupulutin ba niya ang underwear niyang nagkalat sa kwarto nito. Patatakpan ng mga mata o ihigpitan ang hawak sa tuwalyang nakabalot sa kanyang katawan. I'm sorry. Akala ko kasi closet. Hysterical niyang sabi. Akmang pupulutin niya ang gamit, pero sa kanyang pagyuko ay bumubuka ang sugpong ng tuwalya. Bakit pa naman kasi? Ito pa napili niyang gamitin. Pitinabitin ang sukat sa kanya. Hindi na niya nagawang pulutin ang underwear niya. Tumaligod siya at saka bumalik sa sariling silid. Sabay sarado ng pinto. Bakit ba? Hindi mo na niya sinuri ang ibang pinto. Tuloy ay siya na eskandalo sa nakita. Para pang baliwala sa binata na nakita niya itong nakahubad. Napapailing na tinungo niya ang kama. Sumasagi pa sa isip niya ang hitsura nito. Muscle chest, firm abs, and oh, so dear. Napapangiti siya sa kanyang sarili. Para siyang tanga na pilit na inirewind at ipinimplayan pa ulit-ulit sa isip ang kagaganap lang. Maya-maya ay minarinig siyang kumakatok sa pinto ng kanyang silid. Alam niya si Conrad na iyon. Kaya naman nagmamadali siyang pinagbuksan ito. Nakatayo si Conrad sa labas ng pinto. Tila ini-inspection ang naiwan niyang underwear sa silid nito. Pahiklad na kinuha niya iyon mula sa mga kamay nito at ibinalibag niya ang pinto pasara. We're not yet even. Sigaw nito sa labas ng kwarto niya. Nagingit-ngit ang kalooban ng ibato niya ang hawak ng mga panloob sa kama. Anong ibig nitong sabihin na gaganti ito sa kanya? Sinipat niya ang pintong nag-uugnay sa mga silid nila at niyak na nakalak iyon. Para kung doon balak dumaan ang binata para sadyang mamboso ay nakahanda siya. Kanina ay binalak niya ipagluto ito ng agahan. Pero sa nangyari ay nagbago ang kanyang isip. Dito na lang siya sa kwarto at magkukulong. Total ay may TV at radyo naman na mapapaglibangan. Hindi pa naman siya nagugutom. Lalabas na lamang siya kapag nakaramdam ng pag-alboroto ng sikmura. Pero sisiguruhin muna niyang hindi magkukrus ang landas sila ni Conrad sa kusina. Nasa kalagitan ng panunod ng TV si Amelia na walang kabog-abog na pumasok sa kwarto niya ang binata. Nagtataka, napatingin siya rito. Bilang sagot, ay winasiwas ito sa kamay ang bungkos ng mga susi na ginamit ito para mabuksan ang pinto niya. Nanggigigil, napabalik po siya ng bangon at pataskol na kinuha niya ang mga susi mula rito. Pwede ka namang kumatok. Bakit kailangan mo pang gumamit ang susi? Para ano? Para biglain ako sa pagpasok mo? Inisiyang si Tarito. Kanina pa kasi kita tinatawag. Hindi ka sumasagot. Mali ko ba? May nangyayaring masama sa'yo dyan. Ako pa mananagot dahil nakatira ka sa akin. Sandaling nag-isip ang dalaga. Wala siyang naririnig na tumawag sa kanya kanina. Kaya malabong paniwalaan niya ang sinabi nito. Ganoon pa man, itinago niya ang mga susi sa drawer at tumingin sa binata. Naghihintay siyang pasubalian ito ang kanyang ginawa. Na magkibit palikit ito, ay lihim siyang natuwa. Kahit na boss pala niya ito, ay nagawa siyang pagbigyan kahit sa maliit na bagay lang. Nakapagluto na ako ng almusal. Tara, kain na tayo. Yayain ito. Habang nakasunod dito, ay lihim niya itong pinagmasdan. Mataas ang lalaki, pero graceful kung maglakad. Hindi ito hukot na madalas niyang makita sa may mga kataasan sa height. Kaya nitong dalhin ang height nitong 6 feet na hindi magmumukhang tore. Bagay rin sa height ito ang build ng katawan. Naisip niya siguro ay madalas ito sa gym para ma-maintain ito ang katawan. Sa naisip ay bumabalik sa balintataw niya ang nakitang kahubdan nito. Naiiling na iwinaksin niya yun sa utak at ibinabalik sa kasalukuyan ng kanyang balintataw. Santisima!
kung malalaman lang ng kanyang yumaong ina ang nasa loob ng kanyang isip, ay baka hindi siya natatigilan sa pangungurot ng singit. Nasa mesa na sila para kumain. Si Conrad ang aligagang magsilbi sa kanya. Ganito ba ito sa lahat ng babaeng nakakasalo nito sa hapagkainan? Para tuloy siyang isang prinsesa sa pinapakita nito pag-aasikaso sa kanya. Tama na. Kaya ko naman kumain ng isa. Sarili mo na lang asikasuhin mo. Awat niya rito. Umupo ang binata sa kanyang tapat at kumain na sila. Masarap nga itong magluto. Malamnam ang beefsteak na pinagsasaluhan nila. Hindi tsamba ang ginawa nito na pasta ng nakaraang gabi. Kundi sa bagay na natili ito sa Amerika ng ilang taon, kaya sana ito na magluto para sa sarili. I-explain mo nga sa akin ang details ng bago kong trabaho para naman ipinag-uusapan tayo habang kumakain, sabi niya. Hindi dahil wala sila mapapag-usapan, kaya inaya niya itong ilahad ng mga responsibilidad at obligasyon niya bilang PA. Kanina pa kasi siya naiilang sa mga tingin nito sa kanya na hindi na nga niya magawang kumain ng maayos. Masyado siyang nako-conscious. Para bang binibilang nito ang bawat butil ng kanin na sinusubo niya. There's nothing to explicate about being my PA. Gusto ko lang na parati ka nasa tabi ko. And try to be affable so that we can communicate well. Yun lang. Siyempre, may mga trabaho ko ipapasa sa'yo. Pero don't worry about that. Madali lang ang mga iyon. Mostly, encoding, computations, saka mga transactions na dapat i-file. Tumangutang ulang ang dalaga bilang pagtugon. Gusto sana niyang itanong at tungkol sa kanyang sahod, pero bigla siyang napahiya. Nagbigay pa kasi ito ng pera sa kanya na nagdaang araw pa para sa huling pagbabayad ng kanyang renta ng dating kwarto. Ituturing na lamang niya iyon na bilang cash advance mula rito. Dito naman sa bahay, you can use everything, pati sa food. Hindi mo kailangan mag-share. Kung mayroon kang gusto o kailangan, kahit hindi ko nagtatos sa trabaho mo, sabihin mo lang sa akin. Even your personal necessities, sagot ko na yon. Napating na lang siya kay Conrad dahil sa sinabi nito. Pabor sa kanya kung ganoon ang magiging setup nila. Pero syempre, may pangangailangan siya bilang babae na hindi na maaaring iasa sa pamimili rito. Hindi niya lubos maisip kung ano magiging itsura ng binata kung bumibili ito ng sanitary pads para sa kanya. Para wala namang maraming diskusyon, ay umuo na lamang siya. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, ay hindi siya magkapag-grocery ng kanyang personal na gamit dito. Tell me something about yourself, Amelia. Maya-maya isabi nito, habang mataman siyang tinitingnan. Napalunok siya. Ayoko pinapag-usapan ng personal kong buhay at ayoko magkwento ng kahit anong tungkol sa akin. Sorry, hindi kasi ako mapagtiwala kaagad. Well, if that's the case, consider it as your final interview. Gusto kong malaman ang lahat-lahat tungkol sa bago kong PA. Para nag-aalangan ang dalaga na magsimula siya magkwento. Matim lang itong nakatingin at nakikinig sa kanya. Mga basic information lang tungkol sa kanya ang mga sinabi niya. Bilang boss, ay hindi siguro nito kailangang malaman ang kalitliit ang bahagi ng kanyang buhay. Nagkarelasyon ba kayo ni Noel? Tanong nito nang matapos siya magsalita. Para siya nabulunan sa narinig mula rito. Parte pa ba rin iyon ang kanilang final interview sa mga trabahong inaplayan niya? Ngayon lang siya natanong na ganoon ka-personal. Hindi niya ito sinagot para maramdaman nito na hindi siya interesadong lawakan ng usapan na personal. Kahit mga kaibigan niya sa shop ay walang alam sa kanya nakaraan kung sino at ano siya na makilala ng mga ito ay iyon lamang alam ng mga iyon. Ako, maraming babae ang nagdaan sa buhay ko. Ang iba seryoso, pero hindi rin nagtatagal. Kaya kanalaunan,
bakit pa ako magsiseryoso sa kanila? Kung hindi rin naman sila seryoso sa akin. And I finally learned that some of them were available. Kahit walang relationship na involved, kwento nito. Kailangan ko bang mag-comment sa sinabi mo sa Adia habang pilit ang nilulunok ang pagkain bumara sa kanyang lalamunan dahil sa sinabi nito? Nagkibit-balikot lang ang binata at saka tunuloy na ang pagkain. Sa isip ni Amelia ay natural lang ang naging takbo ng buhay nito. Laluna, sobrang lakas ang dating nito sa mga babae ay hindi imposible ang mga iyon ang humabol dito. Pangalawa, liberated ang mga babaeng nakakasalamuhan nito sa ibang bansa. Nang matapos sila mag-almusal, ay si Amelia na ang nagligpit. Ayaw pa sanang pumayag ni Conrad kung hindi niya sinabi na sa gawaing bahay ay dapat i-share na sila. Gusto pa kanitong kumuha ng katulong na uwian para raw hindi siya mahirapan sa pananatili niya roon. Lakang tanggiriyan ang sabihin nito iyon sa kanya. Pagkatapos mo dyan, ay magbihis ka na. Aalis tayo. Sabi nito ng sumungaw ito sa pintuan ng kusina. Yes, sir. Masaya na yung sagot. Amelia. Tawag pansin nito sa kanya. There's only one rule that you shouldn't break. Kapag ginawa mo, tanggal ka na sa trabaho. What rule? Alang-aling tanong niya. Stop calling me, sir. May himigan ng determinasyon ang tinig ng binata. Hindi na sumagot si Amelia at tinuon na lamang atensyon sa ginagawa. Baka mamaya ay matawag pa na itong sir. Hindi pa man siya tumatagal ng 24 oras sa bagong posisyon ay matanggal na kaagad siya. Sa living room na siya naghintay sa paglabas ng lalaki na matapos siya magbihis. Kaswa lang ang kanyang isinuot. Denim skirt na tinarunahan ng sporty sando at strappy sandals. Nagbaw na lang siya ng kulduroy jacket para isuot iyon kung kinakailangan na medyo formal na attire. Nice outfit. Bagay na bagay sa iyong suot mo. Ani Conrad nang lumabas mula sa kwarto nito. Nilungon niya ang lalaki. Nakasuot lang ito ng khaki shorts at white polo shirt. Adidas sneakers at walang medyas. At least, hindi nalalayo ang suot niya sa suot ng amo. Ngayon pa lang, ay na-enjoy na niya ang kanyang parte ng kanyang bagong trabaho. Hindi na niya kinakailangan pa magsuot ng blazer, uniform, at stockings. She can wear anything she wants. Mukha naman, walang bearing iyon sa binata. Let's go. Baka matraffic tayo. Aya nito. Hinayaan niya ang alliance nito sa siko na makalabas sila ng unit. Naiilang siya, tumingin sa salamin na nakapalibot sa kanila. Dahil sa peripheral vision niya, ay nakikita niya pinagmamasdan siya ng binata mula ulo hanggang paa at mula paa hanggang ulo at nanatili pa ang mga mata nito sa kanyang mukha. Nilingon niya si Conrad para magulat ito at tigilan ang pagtitig sa kanya. Pero hinarap siya nito at tumingin siya pinagmasdan. Parang napapasok ang balat niyang nararaanan nito ng tingin. Sa tansya niya ay namumula siya pero nakipagsukatan siya ng tingin dito. Ibinalit niya sa binata kung ano ginagawa nito sa kanya. Huli na para malaman niya na nagimit sa iyon para lumapat ang mga labi nito sa kanyang bibig. Napapikit siya sa sensasyong naramdaman niya. Minsan lang siyang nahalikan sa labi at taob iyon kumpara sa dampi binibigay sa kanya ngayon ni Conrad. Tumunog ang warning tone ng elevator nang sapitin nila ang basement. Hudyat na nasa parking lata sila. Pero walang gustong bumitiw sa mga labi ng isa't isa. Natauhan lang si Amelia na bahaging lumayo ang labi ng binata para banggitin ang kanyang pangalan. Amelia, let's get off the elevator. May gagamit pa. Bulong nito sa kanyang punong tinga. Tila nagising sa masarap na panaginip ang dalaga at tagling nagmulat ang mga mata. Ganoon na lang ang pagkapahiya na makita ngiti-ngiti sa kanya lalaki habang inaakis siya palabas ng elevator. Ganoon din ang reaksyon ng mag-asawa naghihintay sa paglabas nila. Nanaringgan niya ang tinawag si Conrad
at binati. Yukong-yuko ang ulo nang naglalakad sila papunta sa kotse nito. Ano ba nangyayari sa kanya? At bakit parang natural lang makipaghalikan siya rito sa loob ng elevator? Wala silang relasyon. Nandito siya sa pagiging personal assistant ito. Trabaho lang ang dahilan kung bakit magkasama sila ni Conrad. Dinala sila ito sa isang mall sa Alabang. Sa haba ng kanilang biyahe, ay nainis pa si Amelia na mapag-alaman na hindi pala trabaho ang pupuntahan nila. Gusto lang pala nito magliwaliw. Wala na siyang magagawa pa. Nandoon na sila. Mas mabuti, i-enjoy na lang niya ang pag-mauling nila. Kaya naman, paghapon ng sambakol ang kanyang mukha. Konti lamang ang tao sa naturang mall dahil na rin sa weekday sila nagtungo roon. Malamang na nasa opisina pa mga tao at sila lang yata may balak na magliwaliw sa mga panahong iyon. Inisa-isa ni Conrad ang mga signature shops sa mall na iyon. Tila galang abroad ang binata kung ipamili siya ng gamit. Kahit anong tanggi niya ay ito pa rin ang nasusunod. Lalo naman niya makakuha ng atensyon mula sa mga sales ladies ay napapatungo na lamang siya kapag may nagugustuhan ito para sa kanya. Tama na, Conrad. Hindi ko naman maisusuot ang lahat ng iyan. Sa bata niya na makita, gusto na itong pumasok sa isang kilalang shop para sa kababaihan upang ipamili siya ulit. Okay, pero next week, pabalik ulit tayo dito. Ayun lang ang sinabi nito at hindi na siya hinintay pang makasagot. Iginiya siya nito sa isang deklaseng restaurant sa loob din ng mall. Hinayaan niya ito mag-order ng kakainin habang hinihintay ang pagkain. Ay hindi niya maiwasan pagmasdan ang lalaki. Bakit siya tinatrato ng ganoon? Kahit sabing generous ito, ay hindi dapat ganito. To the extent na kahit underwear ay ito pa ang pamili para bilhan siya. Naiiling na payoko si Amelia. Hindi naman sa inaabuso niya ito, pero natutuwa siya na pinagkakabalahan nito ang mga bagay na pinili nitong bilhin para sa kanya. Kung magugustuhan nga ba niya ang mga iyon? Ngayon lang yata may ibang tao na bumili ng gamit para sa kanya. Bilang kabayaran sa kabutihan nito ay siya na ang nagkasikaso sa binata na dumating ang order nilang pagkain. Pinagsilbihan niya ito kahit sa maliit na paraan lamang. Matapos ang salina ng pagkain ng pinggan ay nabigla siya nang hawakan nito ang kanyang kamay at ipagdobi yun sa mga palad nito. O sundin ang piano nito ng halik ang kanyang mga daliri. Thank you. Yun lang ang sinabi nito. Pero pakiramdam niya ay isang libat isang mensahe ang nakapaloob sa dalawang salitang iyon. Nginitian niya si Conrad at alangan ay hinila niya ang kanyang kamay. Kain na tayo? Tugon niya. Lumipas pa ang dalawang linggo na pulos trabaho ang naharap nila ni Conrad. In fairness, ginagampan na ng maayos si Amelia ang pagiging PA niya sa binata. Kulang na lang ay paglabat at pambalansya niya ito ng mga damit para wala lang masabi. Masyado niyang dinidibdib ang bagong trabaho. Trabaho nga ba ang dinidibdib niya o ang taong pinagkatrabahuhan niya? Namangyari kasi ang eksena sa elevator at sa restaurant ay tila hindi na siya mapakali. Para bang parate, hinahanap-hanap niya ang mga labi ng binata. Pero alam din niya ang paglaro si Conrad sa bibig na rin ito mismo nang galing iyon. Wala itong sineseryoso sa mga naging babae nito. Bakit naman ito magbabago ng pananaw? Dahil lang sa kanya? O yun ang gusto niyang isipin? Na mga pinapakita nitong kabutihan sa kanya ay mga pahiwatid sa dati nitong intensyon sa kanya. Kaya lang, simula ng personal siya magtrabaho sa binata, ay wala na itong binabanggit tungkol sa napag-usapan o sa nangyari sa kanila sa welcome party nito. Siguro nga, tama siya. Sa una niyang sapantaha na gusto naman nito maka-score sa kanya noong gabing iyon. Pero kung ganoon nga ito, dapat na mag-ingat siya dahil sa isang bubong na sila nakatira. Ngunit bakit imbes sa takot ang nadarama niya ay parang na-excite pa siya sa naiisip.
Naloloka na talaga siya. Niwala siyang batayan sa kung anuman ang pwede nilang maging relasyon ng binata. Bakit ba siya nagpapakahibang dito? Dapat ngayon pa lang ay supilin na niya ang kung anumang nararamdaman niya para rito. Masasaktan lamang siya kung mapapaglaruan siya ni Conrad. Hindi niya kaya makapagsabayan sa mga babae na gawa nito ikwento sa kanya. Dalagang Pilipina yata siya. Amelia naman, ngayon ka na nga lang nadalaw rito na wala tayong masyadong trabaho. Tatanga ka pa dyan? Nagtatampo, sabi ni Noel. Narito sila ngayon ni Conrad sa jewelry shop na pinamamahalaan ito. Tama ang kaibigan. Ngayon lang siya walang ginawa sa shop. Dalang boss niya ay nasa loob ng opisina nito at may mga kausap na ka-business deal daw nito. Lumabas muna siya ng opisina na wala siyang balak na mapuroon na parang dekorasyon. Hindi kasi tungkol sa alahas ang sadya ng mga tao sa loob kaya wala siya maiambag sa usapan. Pinayagan siya ng binata ng sabihin niya rito ang dahilan kung bakit mas gugustuhin pa niyang nasa labas ng opisina. Sinabihan na lamang siya nito na huwag lumabas ng shop dahil sandali lang ang meeting na iyon. Narinig pa nga niya ang tahas ng kantsa mula sa isang businessman na bisita nito. Nahayaan mo na siyang lumabas at hindi naman daw mawawala ang girlfriend nito. Kulang na lang ay pumalakpak ang mga tinga niya sa sinabi nito. Imagine na pagkamalan pa siyang girlfriend ni Conrad. Sa tingin niya ay hindi tumukha ng babala. Kita niya sa mukha nito ang sinseridad sa sinabi. Kasi naman, sa ayos nila kanina ni Conrad, eh sino nga ba maghihinala na wala silang relasyon? Nakahawak ito sa kanyang kamay at siya naman ay nakadantay sa balikat ito. Habang nakaupo ito sa swivel chair, akong pinipigilan siyang lumabas. Magkwento ka naman sa bago mong work, untag sa kanya ng kaibigan. Baka naman, ipinagpalit mo na ako sa kanya. Sisa nito. Ay nako, tigilan mo nga ako sa mga ganyang tanong. Nakakairita ka. Gusto mo isumbong kita kay Lucy? Sabata niya sa kausap na lalo pang dumikit sa kanya. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Huwag ka nang magalit. Kinukulit lang talaga kita dahil ang kulit mong mainis. Sinabayan pa nito ng tawa sinabi. Sasagot pa sana siya nang pigilan siya ng paglabas ng mga bisita sa opisina. Kasunod si Conrad. Kunot ang noon nito ng kawayan siya, kaya naman lumapit siya kaagad at iwan sa tapat ng estante ang ngiting-ngiting si Noel. Paano, Amelia? Mauna na kami sa inyo. May business pa kami sa Makati. Hindi na kami sasama sa lunch date ninyo ng bread ko. Mukha namang gusto ka nilang sarilinin ng boyfriend mo. Sabi ng businessman na nanansyo kanina matapos siyang kamayan. Laglag ang panga ng dalaga na napatango na lang. Niningan na nagawang magsambitang kahit na ingat sa mga umalis. Nang mahimasmasan sa mga nangyari, isa ka lang niya na pagtanto na nakakbay pa rin sa kanya ang binata. Nakaalis ang mga kausap nito at kausap na nito ngayon si Noel na pinagbibili na ng kung ano-ano ay hindi pa rin ito inaalis sa mga balikat niya ang braso. Naiinis sa sarili, tinabig niya ang kamay ng lalaki. Nakakunuto pa ito nang tingnan siya na para bang naguguluhan sa ginawa niya paghawi sa braso nito. Bakit hindi ba itinama ang sinabi ng mga kamiting mo kanina? Baka isipin nga nila, girlfriend mo ako eh, sabi niya na makalayo si Noel sa kanila. So, hayaan mo yun ang isipin nila. Bakit ba? Kasi, hindi totoo iyon. Mali yun. Kasinungalingan iyon. Dapat, itinama mo. Baka malaman nila ang totoo. Nakakahiya. Kanino nakakahiya? Baling nito sa kanya. Sa kanila. Baka isipin nila, niloloko mo sila. Hindi na sila nakipag-business deals sa'yo ulit. Don't worry, high school pa lang ay magkakaibigan na kami. Alam na namin ang likod ng bitukan ng bawat isa. Anito na sinabayan ng pagtalikod. Maski na, habol niya sa binata.
Ano na lang ang isipin nila na ang PA mo, girlfriend mo, na pinatulan mo ang empleyada mo, na nakipagrelasyon ka sa isang babae na wala sa sirkulasyon ninyo, sa isang babae na hindi karapat dapat sa'yo, na wala sa kalingkingan ng mga naging ex-girlfriend mo. Nagulat pa si Amelia na bigla humarap ito. Muntik pa siyang bumangga sa dibdib nito, kundi lang niya naitukod ang mga kamay rito. Titig-titig sa kanya mga mata ni Conrad, para siyang nabatabala ng titigan ang magaganda nitong mata na kulay bukayo. Natangayin na sana siya ng kung anong alapaap na pagkakalapit nilang iyon, nang bigla ito magsalita. Iyan ba ang nasa isip mo? Iyan ba ang batayan mo kung liligawan ka ng mayaman na lalaki? Wala siyang makapang sagot sa tanong nito, para siyang bigla nagkaroon ng bikig sa lalamunan na hindi niya magawang makapagsalita. Bakit nga ba lumabas sa bibig niya ang mga tanong na iyon? Tanging sa isip lang niya na hinuhulma ang mga gayong kataga, para ipalaalas sa isip niya maya't maya ang layo ng agwantala ng binata. Kaya hindi siya maaaring ma-inlove dito. Baliwala sa akin anuman ang estado ng buhay ng babae. Amelia, basta't mahal ko, itatakmo yan sa isip mo. Hinawakan nito ang kamay niya upang alisin ang mga iyon sa dibdib nito. Napahiya siya. Pero teka, para kanino ang huling sinabi nito? Para ba sa kanya iyon? O para sa pangkalahatang kababaihan? Sa loob ng 2 buwan na pagiging PA ni Amelia kay Conrad at pananatili sa condo unit, ay natutuhan niyang iwasan ang pagiging touchy at over-friendly ng binata. Pakiramdam niya ay napaparanoid siya sa tuwing magkakalapit sila nito. Ayaw niyang isipin na may malalim na kahulugan ang mga pinapakita nito sa kanya, dahil baka umasa lang siya at masaktan. Kung minsan, kapag napapalalim na ang usapan nila at nakakaramdam siya ng kakaibang simoy ng hangin, e bigla na lamang siyang tatayo o kaya ay magpapaalam dito. Hindi naman siya pinipigilan ito. Makikita lang niya ang saglit na pagbabago na ekspresyon ng mukha na pilit itong itinatago sa kanya, at hayaan siyang pumasok sa kanyang silid. Kapag nasa labas sila o kaya nasa opisina, idindistansya niya ang sarili. Ayaw niyang paghinalaan siya ng mga dating kasamahan na may ibang relasyon sila ng binata, bukod sa pagiging employee-employer, lalo na't madalas siyang tuksihin ng mga kaibigan na siluin na raw niya ang amo. Kung minsan ay naiisip niyang gawin iyon, lalo na't mahal na niya ang binata. Kaso, kung siya lang ang nagmamahal, paano siya magiging maligaya? Wala itong sinasabi sa kanya. Kung sa pahiwatig, ang mahina siyang bumasa. Sa tulad ni Conrad, na explicitly caring sa lahat ng tao, ay hindi niya masasabi na may special itong pagtingin para lamang sa kanya. Bakit ba? Kanina ka pa nakatunga nga dyan? Untag ni Noel, habang nagkakapit sila sa Starbucks. Linggo ng hapon, kaya naisipan niyang imbitahin na lamang lumabas ang kaibigan. Gusto niya makasagap ng ibang hangin, bukod sa pawis at pabango ni Conrad, na araw-araw nalalanghap niya mula umaga hanggang gabi. Sa loob ng 2 buwan ay hindi siya humingi ng day off dito. Ngayon lang, dahil hindi na niya kaya ang nasa dibdib. Hindi ko na kaya, Noel. Nahihirapan at nasasaktan na ako, salaysay niya. Pinapahirapan ka talaga ng gusto ni Conrad? Akala ko pa naman mabait siyang amo. Yun pala, pinababayaran sa iyo ang halaga ng diamante sa pagtatrabaho. Galit na asik nito. Nagbuntong hininga si Amelia. Hindi na niya itinama ang baling spekulasyon nito sa sinabi niya. Kahit ipaliwanag niya iyon sa lalaki, na wala rin itong magagawa sa kanyang mga hinaing. Siya rin na may gawa kung bakit naghihirap ang kanyang kalooban. Hindi niya sinupil ang sariling damdamin. Pinagbawalan na niya ang isip niya na ma-inlove sa binata.
pero talaga yata makulit ang kanyang puso. Hindi nagpaawat. Hindi niya masisisi si Conrad. Likas dito ang pagiging friendly. Ang paghawak-hawak nito sa kamay niya ay natural na ginagawa nito. Yun ang dahil gusto rin niya. Bakit ka nagtitiis? Sabihin mo sa kanya ang nararamdaman mo para matauhan siya sa pinagagagawa niya. Suhestyo nito. If she'll only pretend that they were talking about the same problem, baka nga sundin niya ang payo nito. Kaso iba. Iba ang alam nito sa tunay niyang pinaproblema. Kung may magagawa lang ako, Amelia, tutulungan kita dyan sa problema mo. Hayaan mo, pag may alam na akong paraan, ipapaalam ko agad sa iyo. Pangako nito. Matapos silang magkape, ay naglibot-libot sila sa loob ng mall. Pero wala sa pamamasyal ang kanyang isip na kay Conrad. Akala ko ba nagpasama ka sa akin para mag-shopping? Tanong nito na mapansin na wala siya sa tamang huwisyo. Sinabi na lamang niya na wala siya magustuhan sa mga nakadisplay na items. Pero hindi ito naniwala sa kanya. Inakala nito na wala siyang dalang pera at ibinindang nito iyon kay Conrad. Minsan lang siyang abutan ng binata ng pera bilang kanyang allowance. Pero wala naman siyang pinagagamitan niyon dahil sa tuwing nagmamall sila, madalas na siya pa ang may bitbit na shopping bag na ito mismo ang bumili at nagbayad para sa kanya. Kaya ano pa ang bibili niya sa perang bigay nito? Halos lahat ng pangangailangan niya ay ito ang gumagasta. Minsan nga ay siya nagbigay dito ng bagong polo shirt na lubos itong ikinatuwa. Napaka-thoughtful daw niya na kung tutuusin ay hindi naman nangangalahati sa presyo ng mga sinusuot itong damit. Tara nang umuwi. Ayaw niya kay Noel. Napapagod lang ako sa kakalakad eh. Sa totoo lang, kanina pa na gustong umuwi na lamimiss na kagad niya ang binata. Para siyang teenager na naiinip para lang makita ang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso. Gusto niya itong makasama sa panunood ng TV, makasabay sa dinner at makakwentuhan bago matulog. Ito ang huling tao gusto niya makita bago ipikit ang kanyang mga mata sa gabi. At ito rin ang unang tao na gusto niya masilayan sa pagising. Kuminsan ay nagpapantasya siya mag-asawa silang dalawa ni Conrad. Na pinagsisilbihan niya ito sa loob ng condo unit. Inaalam ang bawat pangangailangan nito at malugaw ditong ibinibigay. Yun nga lang, walang bed department. Pero sa isip niya ay nagagawa niya ang paglaruan ang sariling imahinasyon. Sa wakas at dumating ka na rin, kanina pa kita hinihintay. Katawagan ko lang sana si Noel para sabihing ibalik ka na rito. Salubong sa kanya ni Conrad. Eh bakit high blood ka? Nagsabi naman ako sa'yo, diba? Umiling ito at sa malumanin na boses ay nagsalita. Hindi ko kasi alam kung anong gusto mong dinner kaya hindi pa ako nagluluto. Do you have any request? Tinignan niya ang kamay nito para ipakita rito na madalas yung pizza and pasta. Namutawi ang ngiti sa mukha nito at tinulungan siya magdala niyon sa living room. Bakit dito? Nagtatakang tanong niya sa binata na naghahain sa maaming mesa sa sala. Magkakakalat lang tayo rito eh. Dito na lang para Japanese style. Saka mag-sounds tayo para cozy ang dating. Tinungo nito ang CD player at nagsalang ng CD. O diba, mas maganda, mas sweet. Ini-off pa nito ang main lights at tanging corner lampshade lang ang naging ilaw nila. Alanganin yung miti ang dalaga. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa sobrang romantic ng setting na ginawa nito. Hey, that's it? Ayan nito. As usual, ito ang aligagang pakainin siya. Pero parang hindi siya ginaganahan. Kahit ang totoo, ay kapilang nailagay niya sa sikmura simula pa kaninang tanghali. Halos mag-aalas sa isna, pero hindi niya magawang kagati ng pizza. Abala ang isip niya. Paano kung magka-girlfriend na ang binatang amo? Dito pa rin ba siya titira at makikita niya ang sumitan sito sa babae? Baka hindi niya makayanan
Sobrang magiging masakit iyon para sa kanya. Amelia, may problema ba? Tawag nito sa kanyang pansin na makita para siyang natitigilan sa pagkain. Umiling-iling ang dalaga at kunwang baliwala ang tanong nito. Inagaw pa niya ang hot sauce na sana gagamitin ng binatas sa slice ng pizza na hawak nito. Ilang sandali lang ang lumipas at walang kontrol ng kanilang usapan. Kung saan saan napunta ang topic at baliwala sa kanilang dalawa kung lumalalim na ang gabi. I have an idea. Let's dance? Anito, sabi about ang remote CD player. May kuilang beses ding namili ng kanta bago ito tumayo at inaya siya magsayaw. Nag-participate ako kuno na ikinatawa nilang dalawa. Pumailan lang ang isang romantikong tugtog. Nagpahila siya patayo na hubakan nito ang dalawang kamay niya para siya alalayan. Walang sabi-sabi na hinapit ito ang kanyang baywang at pumaloob siya sa mga bisig nito. Ramdam na ramdam ni Amelia ang pagtibok ng puso niya na kulang na lang itumalon palabas sa kanyang dibdib. Mahalangan niyan talaga si Conrad. Pero bakit ganoon? Imbis sa kiligin siya ay naninikip ang kanyang dibdib. Hindi na ituloy maiwasan ang mga paluha. Nang punasan niya ang mga mata ay naging daan iyon para mapasin ng lalaki na tahimik siyang umiiyak. What's wrong? Tanong nito nang iangat ang kanyang mukha. Everything. Pinahid ito ang luhang naglandas sa kanyang pisngi at masuyo siyang tinitigan. Unti-unti bumaba ang labi nito sa kanyang labi. Hindi pa man lumalapat ang mga iyon ay pumikita siya. Ninamnam niya ang tamis ang halik nito. Hindi pa nakontento ay niikot ito ang sariling braso sa liag ng binata. Tinugon niya ang halik na ibinigay nito sa kanya. Walang pag-aalinlangan na tinanggap niya ang mga iyon. Kahit na humantong pa sila sa kama ay wala siyang pagsisisihan. Buong puso niyang tatanggapin ang kanyang pagkapaubaya rito. Pero bago pa mangyari, ang kanyang inaasahan ay bumitaw ito sa kanya. Parang hirap na hirap itong tumalikod at uminom ng beer sa lahat ng iniinuman nito kanina. Gusto sana niyang mainsulto sa ginawa nito pero hindi niya kaya magtanim ng sama ng loob sa lalaking sa una pa lang niyang nakita. Ay aminin niya sa sarili. Minahal na niya. Was Conrad seducing her? Aaminin niya sa sarili na tao lang siya at marupok. At ang mga labi nito ay tila tubig na pumapawi sa uhaw niya. His kisses were mind-shattering as for her soul too. Pero ayaw niyang isipin na kasama sa kanyang trabaho ang serbisyo sa kama na lang sa katangahan sa dating trabaho. Hindi naman ito nagtatapat ng pag-ibig sa kanya. Inilipit niya mga pinagkainan. Kahit hindi siya ang toka na maglinis ay ginawa pa rin niya. Makaalis lang sa harapan ni Conrad. Tama nang umiyak siya kanina. That was just a spur of the moment. Nang matapos sa mga ginagawa, ay nilingon niya ang lalaki sa sala bago dumiretso papasok ng kwarto. Nakita na itong nakahiga sa malambot na carpet at tila may iniisip. Akamang sasara na niya ang pinto ng silid nang tawagin siya nito. Lumapit siya at hindi malang tumingin sa pagkakahiga. Amelia, will you sleep beside me tonight? Mahinang tanong ito. Hindi siya sumagot at hindi rin siya nagdalawang isip sa paanyaya nito. Pinatay lang niya ang lampshade at lumakad patungo sa tabi ng binata. Inalalayan siya nito makahiga at pinaunan pa siya nito sa braso. Hinayaan nilang dalawa na ang tanging liwanag na tumatanggaw sa kanila ay ang sinag ng buwan. Katulad ng relasyon nila sa isa't isa, gabi, madilim, walang ilaw, bukod sa konting liwanag ng buwan na tumatanggaw sa Venetian blinds ng bintana. Pero kahit na ganoon, random nila ang yakap ng bawat isa, tila iyon ang sagot sa nakakapa nilang mga damdamin. Madaling araw na, pero hindi pa rin sila natutulog. Hindi rin sila nag-uusap. Kapwa nakikiramdam sa gagawin ng bawat isa. Ang mga kamay nila ay magkasugpong
kahit na magkayakap na sila. Para bang sinusulit nila ang mga oras na iyon. Dahil mamaya, pagsikat ng araw, ay ibang Amelia at Conrad na naman ang maghaharap. Amelia, bakit hindi ka pa natutulog? Madaling araw na. Eh bakit ikaw, hindi ka pa rin tulog? Balik niya. Gusto mo ng totoong sagot? Nilingapas siya nito, kahit na madilim. Pilit na, inaaninaw ng mukha niya sa konting liwanag na dulot ng buwan. Dahil hindi ako makatulog nang kayakap ka. Kung ganoon, hapasok na ako sa kwarto, pahayag niya. Akmang babago na siya, pero naramdaman niya ang paghigpit ng yakap nito sa kanyang baywang. Ramdam din niya ang pagugod ito ng ilang beses na malalim na hininga. Gusto mo nga bang pumasok sa silid mo? May iwan mo nga ba ako dito? Okay lang ba sa'yo na hiwalay tayo matulog ngayon? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi kita maintindihan, Conrad. Para saan namang ginagawa mong ito? Balik tanong niya bilang sagot. Kung sasabihin ko ba sa'yo ang totoo, papaniwalaan mo ba ako? Baka isipin mo, sinasamantala lang talaga kita. Try me. Kinakabahan, sabi ng dalaga. Bumangon ng binata at iniharap siya nito. Nakatangod ito sa kanya. Naaninag niya ang malamlam nito mga mata na nakatingin sa kanya. Sa anyo nito, eh parang ito may malalim na dinadala sa dibdib. Naramdaman pa niya ang maling paghugod nito ng malalim na hininga na parang nagpapahirap lalo rito. Ramdam niya gusto siyang halikan ni Conrad. Siya na ang kusan at angat ng kamay papunta sa dibdib nito. Kahit hindi ito nagsasalita, din naman niya iyon at masuyo kinintala ng halik. Iyon ang naging daan para ang binata ang magmaniobra ng kanilang sitwasyon. Din naman ang mga daliri nito ang labi niya at masuyong inilapat ito ang mga labi sa kanyang bibig. Maya-maya lang, ilan sa karpeta sila. Kapwa ay nalang magpaawat sa init na tumutubok sa kanilang pagkatao. Kapwa ay nagbibigay at tumatanggap. Walang daan sa isip nila ang pag-aalinlangan. Isinasara ang isip sa inhibisyon. Gusto magparaya ng bawat isa. Gusto magpamalas na walang sukat na kaligayahan. Ilang sadali pa nilang pinagsaluhan ang nakakaliyong sayaw na sa isip nila ay wala nang ibang makakapantay. Kapwa walang masabi, pero ramdam nila na walang pagsisisi sa parte ng kahit na sino sa kanila. Inabot ni Conrad ang malaking unan na nakalagay sa isang city at ibinigay iyon kay Amelia para matakpan ang kahubdan niya. Kinabig siya nito pasandal sa dibdib at kinintalan siya ng halik sa balikat natapos siyang yapusin mula sa likuran. You better sleep, bulong nito at pumikit na ang binata para ihanda ang sarili sa pagtulog. Ilang minuto lang ang lumipas at naramdaman na ng dalaga ang pagluwag ng yakap nito, pati ng pagpantay ng hininga, tanda na tulog na ito. Pero si Amelia ay gising pa rin. Sinabi man niya sa isip na hindi siya nagsisisi na ipagkaloob niya kay Conrad ang kanyang pagkababae ay nalulungkot pa rin siya kahit papano. Hindi na ito naringgan ng katagang mahal kita kahit na pabalat bunga man lang. Ano ba ang mas masakit? Ang magamit o ang umasa? Bakit nga ba niyaasahan na mamahalin siya nito? Matapos niyang ibigay rito ang iniingatang puri, hindi lang naman siguro siya ang unang babae na nagkaloob dito ng pagkabirhen. Bakit niya iisipin na matapos ang panandali ang pagkakaloob dito ay mag-iiba na ang lahat? Unti-unti siyang iginupo ng antok bago siya tuloy ang makatulog. Ay nagwapa niyang maramdaman ang paghigpit ang yakap ng lalaki sa kanya. Naalimpungatan si Conrad na umusod po orang ang dalaga sa kanya. Kinabig na ito ng yakap at pinakaramdaman kung tulog na. Nang mapagtanto na mahimbing ng tulog nito, ay kinintala na ito ng halik sa sentido. I love you, bulong niya. Inabutan na sila ng pagsikat ang araw sa ganoong posisyon. Wala ni isa sa kanila ang gustong tuluyang bumangon.
Naramdaman na lamang ni Amelia na kinimutan siya ng binata at nabihan muli sa carpet. "Kiming thank you lang," ang nabanggit niya dahil inilapat ito ang mga labi sa kanya. Tinanggap niya iyon na baong puso at ginantihan din ito. Gusto, pasanan niya magtagal ang halik na iyon, pero napigil sila nang bigla ang pagbukas ng pinto. Inuluwa niyon si Mrs. Reyes at Noel na kapwa nagulat sa dadat ng eksena. Biglang napatayo si Amelia mula sa carpet. Huli na naman pagtanto niya. Nakatapis lang siya na manipis na kumot. Si Conrad lang ang hindi nabigla sa nangyayari. "Mama, what a surprise!" Batin ito sa ina. Tutup ang dibdib ng matanda. Nanilingan ito ang dalaga na papalayo sa sala at patungo sa kanyang silid. Sampal sa kaliwang pisngi na sinalubong nito sa natigagal na binata. "Pumasok ka sa silid mo at ayusin niya ang sarili mo. Mag-uusap tayo." Galit na, sambit ito sa anak. Nagkasalubong sina Conrad at Amelia na makalabas ang huli mula sa sariling silid. Bihis na ang dalaga. Nanakawan niya sana ito ng halik pero iniwasan siya nito. "Amelia, I'm so sorry. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin sa'yo. Ngayon ko lang nalaman na ganito ang ginagawa sa'yo ng anak ko. Kung hindi pa lang sumbong sinuwal sa akin, eh wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari sa inyo. Sobra akong nahihiya sa mga pinagagagawa niya. Nangihingi pa umanhin ito sa kanya. Kung sasabihin mo sa'kin na mayroon kayong relasyon ni Conrad, ay luluwag ang dinadala sa dibdib ko." Walang nasabi ang dalaga sa tinuran ni Mrs. Reyes. Tanging iling lang ang ibinigay niyang sagot sa matanda. Nakahapong napaupo si Mrs. Reyes sa city na parang atakihin sa puso. Tinawag nito si Noel at sinabihan ilayo na siya sa lugar na iyon. Nagsabi ito, mag-uusap pa sila. Kailangan mo na nito makausap ang anak. Nalalayan siya ng kaibigan palabas sa condo unit at sinabihan huwag na niyang kunin ang mga gamit. Ito na lamang daw ang babalik para sa mga iyon. Mabuti na raw na makalayo siya kaagad mula sa binata at baka mapigilan pa siya nito. Walang lakas ang mga tuho niya nang humakbang siya palayo sa bahay ni Conrad, ang lugar kung saan minahal niya ito, ang lugar na saksi sa mga nangyari sa kanila. Masakit pa rin, pero kailangan putulin na niya ang kung anumang namagitan sa kanila. Hindi man lang tarang sinabi ni Mrs. Reyes sa kanya, pero alam niya nagagalit ito sa kuwalang delikadesa nila ni Conrad. Lalo pa nagtanong ito kung mayroon silang relasyon ng binata. Masakit aminin na nangyari iyon sa pagitan nila ng walang relasyon, walang pag-ibig na namamagitan. Sa bahagi niya, eh sigurado siyang mayroon. Pero sa binata ay wala. Dahil kung mayroon, dapat ang nakaraang gabi pa. Niya nalaman. Ipinalam na dapat ito iyon sa kanya. At hindi na siya naglalakad palayo sa lugar na kung saan ang tayong dala niya ay magagandang alaala sa nangyari sa loob ng dalawang buwang pagsasama nila. "I'm sorry, Amelia. Nahuli kami ng dating. Kanina ko lang nasabi kay Mrs. Reyes ang problema mo sa anak niya." Nang dumalaw siya sa shop at nangumusta, "Kung dati mo pa sinabi sa akin ang problema mo, sana noon pa kita natulungan." Ano ni Well na makarating sila sa tinitirahan nitong studio type apartment. "Kung ano man ang nangyari sa amin ni Conrad, yon ay dahil ginusto rin namin. Hindi niya ako pinilit, pinagbabayad ng utang na loob." Mahinang paliwanag niya. "Anong ibig mong sabihin?" "Mahal ko na siya. Noon pa. Matagal na. Kanina lang may nangyari sa amin at hindi ko pinagsisisihan iyon. Pero may sakit pa rin ako nararamdaman dahil walang katuwang ang pag-ibig ko sa kanya. Tanging ako lang ang nagmamahal." Paghihinagpis niya. "Kung may magagawa lang ako, mahal kita bilang kaibigan at ayoko saktan ka. Kaya lang, ang damdamin ni Conrad ang problema mo. Hindi ko masasolusyonan iyan sa dito. Gusto mong bugbugin ko? Kaya lang, mukhang matatalo ako. Ang laki kaya ni Sir." Dugtong nito
mahimik pagbibiro. Kaya na lang natin na pakupasin ng panahon ang problema kong ito. Siguro naman ay makakalimot rin ako. Sa totoo lang ay wala siyang balak na kalimutan ang naging samahan nila ng anak ni Mrs. Reyes. Iyon na lang ang tanging hawak niya para kahit paano ay mabibsan ang sakit at kalungkutan bumabalot sa kanyang pagkatao. Ibang na ibang siya, pero mahal niya ang binata at ang pagsasalib ng kanilang katawan ay isang napakasagradong pangyayari para sa kanya. Kaya iingatan niya ang alaalang iyon. Ano na ang plano mo ngayon? Dumito ka na lang muna sa akin hanggat wala ka pang nakukuha ang sarili mong kwarto. Okay lang naman sa akin kung nandito ka, pati na rin kay Lucy. Walang problema. Tukin ito sa live-in partner. Thank you. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano at saan ako pupulutin ang sarili ko. Parang bigla ako nawala ng direksyon. Malungkot ang pagtatapat niya. Talaga nga palang mahal mo ang lalaking iyon. Nako, paano ba kita bibigyan ng advice? Dapat ay si Lucy ang makausap mo dahil pareho kayong babae. Umiling ito. Kung sabihin ko namang kalimutan mo na siya, alam ko na hindi mo gagawin iyon. Kung sasabihin ko naman na pikutin mo na si Sir, malamang na hindi mo rin gawin. Ano to na napabuntong hininga? Tula lang nakatingin sa pinaginamang baso ang dalaga. Sa hitsura niya ay tila pinagsakliban siya ng langit at lupa. Tuyo man ang kanyang mga mata nang sandaling iyon ay mararamdaman na kanina pa tumatangis ang kanyang puso. Si Noel ay hindi malaman kung paano aaluin ang nadaramdam na kaibigan. Kahit anong sabihin ito ay wala rin. Si Amelia pa rin ang magpapasya para sa kanyang sarili. Teka Amelia, saan ka pupunta? Habol nito sa kaibigan na bigla na lang tumayo at lumabas ng kwarto. Gusto ko mapag-isa Noel. Maglalakad-lakad muna ako. Dito ka pa rin babalik ha? Hihintayin kita. Hindi ako matutulog kaagad. Tango lang ang kanyang isinagot. Dama niya, ayaw siyang paalisin ni Noel sa apartment. Alam niya, sobrang itong nag-aalala sa kanya. Pero kung uupo lang siya at magmumukmok, baka hindi niya kayanin ang kanyang kalungkutan. Kaya nagpa siya maglakad-lakad para kahit paano ay makakita siya ng ibang bagay na aagupan samantala sa kanyang atensyon. Upang hindi niya masyadong damdamin ang nangyari paglalayo nila ni Conrad. Saan naman kaya siya pupunta ngayon na hindi makapag-alaala sa kanya sa binata? Bahala na kung saan masya dalhin ang kanyang mga paa. So condo unit ni Conrad, walang tigil ang pagsisirma ng ginang sa kanya. Ni hindi magawang sumagot ang binata para makapagpaliwanag. Tanging ang boses ni Mrs. Reyes ang nangingibabaw at pulos hindi magagandang salita ang lumalabas doon. Ma, please, stop nagging me. Paano niyo maintindihan ang mga nangyayari kung hindi niyo ako bibigyan ng pagkakataon to explain? Singitiya. My God, anak, hindi ko inakala na kaya mo itong gawin. At kay Amelia pa, alam mo na gustong gusto ko ang batang iyon. Pagkatapos, ay ganito lang ang napala niya sa'yo. Himutok ng kanyang mama. Mama, I didn't force her. It was an act of two consenting adults. Kaya, don't exaggerate. It happened because we want it to happen. Pero iho, iba si Amelia sa mga babaeng kinalaro mo sa Amerika. Ayoko mang isipin na pinilit mo siya. Pero babae rin ako. At sa tingin ko, kaya nangyari iyon. Ay dahil nagipit siya ng pagkakataon, naluluhang sabi nito. I don't understand what you're saying, Mama. Mahal ko si Amelia. At alam ko, mahal rin niya ako. Ano ang problema? Kung nagkaroon man kami ng premarital sex, dapat magpropose na ako sa kanya kung hindi lang kayo dumating. Naiinis sa sabi ng binata sa inaasal ng ginang. Tila nagkaroon ng brake fluid ang pagtangis si Mrs. Reyes. Naguguluhan, napatingin ito sa anak na tila pinaprocess pa sa utak ang kasasabi lang niya. What? Tanong niya sa ina na makita na titigilan ito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo anak? Di kaya sinasabi mo lang yan sa akin para manahimik na ako at antalan ko ang pananirman sa'yo.
Why would I lie to you about this? Kinuha niya isang maliit na kahita mula sa bulsa ng pantalon para ipakita sa kanyang ina ang ebidensya na hindi siya nagbibiro. Kayo nga may kagustuhan na mag-asawa na ako at sa babaeng napipisil niyo pa, you should be happy for me. Now, I don't have any uncertainties on the saying mother knows best. Nakangiti, pahayag ni Conrad. Pero, sinabi ni Amelia kanina ay wala kayong relasyon. Paanong naguguluhan tanong ng matanda? Ma, kailangan ko pa bubang idetalye sa inyo ang mga pangyayari. Nakakamot sa ulong sabi niya. Iba na ang mga kabataan ngayon, lalo na ako na matagal naglagi sa ibang bansa. By the way, where's my future wife? Lumabas ba sila sandali ni Noel? Tanong niya sa ina na lumpihit sa upuan. I sent her away. Mahinang sabi nito. What? Napalakas ang boses na tugon niya. I sent her away from you. Bulong nito. Akala ko kasi sinasamantala mo siya. Iyon ang nakarating sa akin na kwento. I came here to save her from you. Dahil sa pag-aakala na tinatrato mo siya ng hindi maganda. Kahit anak kita, di ko ahayaan ng ganoon. You sent her away? To work. Mahina, pero may katigas ang tanong ng anak. I need to talk to her, to see her, explain everything to her. Mama, ang sabi mo kanina, ay sinabi niya na wala kaming relasyon. Analisadong tanong niya. Shit, iba siguro ang iniisip niya sa akin ngayon. Nagmamadaling kinuha ni Conrad ang susi ng kotse at walang paalam na umalis ang kanyang unit. Hindi niya mapapatawad ang tao ng bigay na maling impormasyon sa kanyang ina kapag hindi niya nakita at nakausap si Amelia. Hindi na siya nag-elevator pa dahil pakiramdam niya ay mabagal ang daan na iyon. Halos talunin niya ang hakbang na hagdanan, makarating lang kaagad sa basement kung saan nakapark ang kanyang kotse. Sa akin ang mag-aral sasakyan ay tinahak niya ang daan papunta sa jewelry shop. Yun ang una niyang naisip na posibleng puntahan nito. Alam niya na gulantang ang mga tuuhan niya sa shop nang pumasok siya roon. Nakamaong pants at white sando lang siya. Isama pa nakachinelas lang siya na pambahay. Nisa hinagap siguro ng mga ito ay hindi siya mapicture na pupunta sa shop sa ganoong ayos. Dumiretso siya sa opisina at hinanap si Noel. Wala ito roon. Kaya malakas ang kanyang kutob na magkasama ang dalawa. Hinalungkat niya ang filing cabinet at inisa-isa ang mga application papers doon. Hinanap ng mga mata niya ang resume ni Amelia. Pero laking panulumo niya na makita ang address na nakasulat doon ay ang address ng nirent itong room na nalisan nito. May dalawang buwan na nakakalipas. Pigil ang galit na sumalaki sa kanyang dibdib. Sunod niyang hinanap ang biodata ng kaibigan. Lumabas siya ng opisina, bit-bit ang resume ni Noel. Malaki ang posibilidad na doon muna dinala ng lalaki sa apartment ito si Amelia. Dahil walang uuwi ang iba ang huli. Ito rin kasi ang huling kasama ni Amelia na umalis ito sa kanyang condo unit. Habang daan ay walang puklat ng panalangin ni Conrad na sana ay maabutan niya sa bahay ni Noel ang dalagang hinahanap. Ipapaliwanag niya rito ang lahat na nangyari sa pagitan nilang dalawa. Kahit na manikluhod pa siya rito, tanggapin lang nito ang pag-ibig at paliwanag niya. Narating ng binata ang pake niya na hindi na niya nagawa pang ipark na maayos sa sasakyan. Sa kanya pang pagmamadali ay naiwan niyang nakasuksok sa ignition ang susi. Hindi niya alintana na maaaring may makainteres sa kanyang kotse. Isa lang ang kanyang alam, si Amelia, ang makausap si Amelia. Nagmamadaling tinungo niya ang pinto ng apartment ng kaibigan. Hindi pa man siya kumakatok, ay kusa nang bumukas iyon at isang babae na medyo malaki ang tiyan dahil siya pinagbubuntis ang inuluwa niyon. Kunot ang noo, tinignan lang siya ng babae. Hindi rin siya nanyahang pumasok. Bagkos, ay tinawag nito si Noel. Hindi rin siya inalok na pumasok sa bahay. Isang bagay na nakailang sa kanya. Dahil alam niya, mabait ito at amo siya nito. Alanganin ngumiti si Conrad at akmang magsasalita. Pero naunahan siya nito.
Ang kapal naman ang mukha mo, sir. Galit ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. I really want to explain well. Pero mas mabuti sana kung kay Amelia muna ako makapag-usap. Kaming dalawa ang involved sa sitwasyong ito. Kaya kung hindi mo mamasamin, gusto ko sana siya makausap ng sarilinan. Paliwanag niya. Gustuin ko man pong ipakausap siya sa'yo. Kaso, wala siya rito. Sa sobrang sama ng loob, ay umalis siya. Hindi sinabi kung saan pupunta at kung babalik pa. Inisasabi nito. What do you mean? Wala siya rito? Pero kayo magkasamang umalis sa pad ko. Bakit mo siya pinabayaang umalis na mag-isa? Paano kung may mangyari sa kanya na hindi maganda? Mataas na natural ang tono niya. If something happens to her, huwag ka magkakamali na magpakita pa sa akin. Timbagang nadugtong niya, sabay talikod. Naguguluhan si Noel sa inaakto ng boss nito. Sa parang pakikipag-usap ni Conrad sa kanya, ay nasa-sense niya. Hindi nito nagustuhan ang pagpayag niyang umalis ng kaibigan nang hindi nag-iiwan ng habilin kung saan pupunta. Nang maisara ang pinto ng apartment, ay napag-isip-isip niya, mukhang hindi lang si Amelia ang nasasaktan sa mga nangyayari. Malakas ang kanyang kutob. May malalim na pagtingin din sa kaibigan niya ang kakaalis pa lang niyang boss. Lihim siyang napangiti. Sa nakita niya kanina na pag-iyak ng kaibigan, alam niya may nawalahati naghihintay sa dalawa. Sana ay maayos na na Amelia at Conrad ang gusto sa pagitan ng mga ito. Samantala, habang nakasakay ng kotse, ay walang tigil sa pagmumura ang binata. Kung kanino ay hindi niya alam. Malamang sa sarili niya. Halos mamatay siya sa selos kahapon na magpaalam sa kanya si Amelia na mamamasyal kasama si Noel. Iyon pala ay taken na ang huli at totoo magkaibigan lang ang mga ito. Kung bakit kasi hindi niya kaagad sinabi sa dalaga ang tunay na nararamdaman. But I thought I already made her feel about what I feel. Kausap niya sa sarili. Napahampas siya sa manibela kapag naiisip na hindi na niya makikita pa sa Amelia. Hindi niya mapapatawad ang sarili. If this chance to be happy will pass them by. Hindi niya tatapusin ang paghahanap sa dalaga. Abutin man siya ng kailanman. Pero kanina pa siya paikot-ikot sa Quezon City. Walang direksyon na pupuntahan. Saan ba siya magsisimulang maghanap? Saan ba siya unang pupunta para alamin kung naroroan ang dalaga? Wala siyang maisip. Sa kadesperaduhan ay napatigil siya sa gilid ng daan. Tula lang nakatingin sa mga sasakyan na lumalampas sa kanya. Inaaninaw rin niya sa mukha ng bawat dumaraan at tumatawid ang mukha ng babae na hindi niya magawang kalimutan. Sa sobrang damdamin na bumabalot sa kanya ay hindi niya namalayan na napapaluhan na siya. He was so desperate on seeing her that it made him breathless. He needed to see her right now. He needed to hold her, cuddle her, and tell her how much he loves her. But it seemed against the space between him and Amelia. Bagsak ang mga balikat ni Conrad na makarating siya sa condominium unit. Halos sinabot siya ng hating gabi sa pag-iikot sa buong Quezon City pero hindi niya makita ang hinahanap. Ilang beses na rin siya nag-text at tumawag kay Noel para alamin kung nasaan ang dalaga, kung babalik pa ito roon. Kahit anong klase ng pagmamakaawa ay ginawa na niya sa kaibigan nito para ipaalam lang sa kanya ang kanaroroan na ni Amelia. Pero wala rin nangyari. Maawa man sa kanya si Noel ay totoong hindi nito alam kung saan nagpunta ang kaibigan. Sinalubong siya nag-alal ang mukha ng ina. Hindi nito nagsalita na makita sa reaksyon ng kanyang mukha ang problema dinadala niya. Nakakaunawa, hinagod dito ang kanyang mga balikat at umupo sa katapat ng silya na pinagbagas sa kanya ng pagod na katawan at puso. Parang mabibiyak ang puso ni Mrs. Reyes na nararamdaman nito ang sakit sa kalooban ng anak. Hindi ito sanay na nakikita
sa ganitong kalagayan. Sa loob ng mga taon na pinagsamahan nila, ni minsan ay hindi siya nito nakita nagkaganito. Kahit ano ang maliit pa lang si Conrad, ay hindi siya nagpakita ng kahinaan. Kaya ngayon, kulang salitang dinudurog ang puso ni Mrs. Reyes sa nakikitang paghihirap ng kanyang kalooban. Hindi tuloy niya maiwasan na sisihin ang sarili. Tinawag nito ang pansin ng anak, pero malamlam ang mga mata na nakasalubong niya ng tingin. Gusto ng ginang na akuin ang sakit na bumabalot sa buong puso ni Conrad sa mga sandaling iyon. "Did you find her?" alanganin, tanong niya. Tanging iling lamang ang ibinigay niyang sagot. Napahugot ang malalim na hininga ang matanda. Pakiramdam ng babae ay naninikip din ang kanyang dibdib dahil sa mga nangyayari. "I don't know where to find her, ma. Ngayon ko pinagsisisihan na naloko siya mag-stay dito sa pad ko. Now, I don't have a place to look for her." "Alam ko, hinanap mo na siya sa mga lugar kung saan sa tingin mo ay pwede mo siyang makita. Kaya, hindi ko na sasuggest iyon sa'yo. But I know that you will find her. Magbibigay lakas ang loob sa kanya ng ina. It's just the first day, but I feel like I'm already losing hope. I feel like I already lost her." May himigan ang sakit ang damdamin ng binata sa bawat katagang binibitawan. Hindi na napigilan ang ginang ang makadalamhati sa kanya. Bumagay na rin ang mga luha kanina pa nito pinipigil ang bumagsak. Lumipat siya sa upuan at inalo ito. "It's my fault, anak. I'm sorry," iyak nito. "No, ma. There's no one to blame but me. It's my entire fault. Kung hindi ko siya ginipit sa sitwasyon na naglagay sa aming dalawa rito, hindi ito mangyayari. If only I'd been a man and faced my feelings for her without fearing that she'll think I'm taking advantage of her, this wouldn't have happened. Why did you ask her to be your PA at stay in pa?" Sisingot-singot niyang tanong. "'Cause the first time I saw her, I fell in love with her, but she rejected me for an apparent reason. That I'm too fast. Also, when I met her on the night of the welcome party, she had this huge problem about the missing diamond set. So I guess love was out of her mind that time." "Missing diamond set?" Napakunot noo ulit itong tanong. "Yeah, that's what she thought. She didn't know that the stolen set was just a repro. I used the alibi to make her my PA so that we can be together all the time, thinking that I can use the back door to sneak into her heart. But look where it got me." Naiiling niyang lahat. "Do you really love her?" "Ma, I've never been in love before. Kaya alam ko kung ano itong nararamdaman ko para kay Amelia." Ngumiti ang matanda. "I believe you, anak. You're just like your father. Tila ibong ligaw na hindi makakulong. Pero kapag nahanap na ang gusto, ay tila kalapating tuturuan na mamahay." Sabi nito, "Don't lose hope. Son, your feet will bring you to her. And your heart will show you the way to your happiness." Tumayo na si Mrs. Reyes. Matapos pagbilinan siya magpahinga at bukas sa umaga, ay tutulungan siya nito mahanap ang dalaga. Magpapahinga na rin siya dahil kailangan niya ang lakas ng katawan para sa gagawin muling paghahanap kay Amelia sa umaga. Hindi siya susuko hanggat hindi ito nakikita. Dahil sa gulo ng isip ni Conrad na dumating siya sa unit kanina, ay hindi niya napansin ang isang figura nakatayo malapit sa pinto ng hagdanan ng building. Ito na ang kusa nagsara ng pinto ng pad ng binata. Nang makita, tumayo ang kinang at nagpaalam matapos mag-usap pa mga ito. "Si Amelia." Narinig lahat ng dalaga ang sinabi at pag-usapan ng mag-ina sa loob. Sina Jania hindi pa alam sa mga ito na naroroon siya. Nabigla siya sa mga narinig. Hindi niya alam kung ano ba dapat niyang maramdaman, lalo na sa sinabi ni Conrad. Mahal siya nito. Kasagutan iyon sa paghihirap ng loob niya. Pero anong pumipigil sa kanya ngayon para lapitan at magpakita sa lalaki? Ngayong halos ikabalo na niya ang mga palayo mula rito at ang mga diamante
Alam pala ng binata na peke ang mga iyon. Hindi pala siya nag-iisa sa kaalamang iyon. May dalawang linggo na siyang PA ni Conrad na mapag-alaman niya replica lamang ang mga alahas na makatanggap siya ng personal na tawag mula sa manager ng Tiffany para i-finalize ang kanilang order. Hindi na niya pinag-aksihan pa ng panahon na i-follow up ang ginawa nilang report ni Noel tungkol sa babaeng magnanakaw. Bakit nga ba inilihim niya iyon? Kahit sa sarili ay ayaw niyang aminin na peke ang alahas. Dahil ba mawawala ng saisi ang pananatili niya sa poder ni Conrad? Na gusto niya manatili sa piling nito at ang alahas ay isang matibay na paraan para siya ay huwag mapalayo rito. Matras si Amelia sa nakasaradong pinto ng unit. Hindi mo na ito gagambalain. Kailangan nito na masusing saruyin ang damdamin para rito. Dahil alam niya na kapag hinarap niya ang binata ay wala na iyong atrasan pa. Dinala siya ng kanyang mga pa sa rooftop ng condominium building. Malakas na simoy ng hangin doon, gawa na matasak na lalagyan ng lugar bukod sa hating gabi na. Di naman niya ang malamig na hangin humahalik sa kanyang mga pisngi. Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at buong puso niyang tinanggap ang lamig na binibigay niyan sa kanya. Na magmulat siya ay tinanggalan niya ang mga bituin na nakakalat sa buong langit. Pinubayan niya sa mga iyon ang mga alalahanin na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Maya-maya inahulog siya sa isang malalim na pag-iisip. Si Conrad, ang lalaking siyang tanging minahal niya, ang lalaki halos magpawala sa kanyang katinuan. Ang mga panahon na magkasama sila, ang mga oras na animo dinadala siya sa alapaap. Sa naisip ay napangiti siya. Naalaala pa niya ang mga araw na para silang aso't pusa sa pagkatalo. Ang mga sandali, inaamo siya nito. Napagtanto niya sa mga panahong magkasama sila ng binata ay para sila magnobyo kahit na walang eksklusibong usapan sa kung ano na sa pagitan nila. Higit sa lahat, ang alaala ng una nilang pagsasama. Ibinagay sa kanya ni Conrad ang luwalhati na nasihinagap ay hindi yata niya maaabot. Ano pa ba ang kailangan niyang pag-isipan? Mahal siya ng lalaki at mahal niya ito. Ano pa ang gusto niyang ipakita nito sa kanya? Ano ang gusto niyang patunayan nito sa kanya? Napapikit siya dahil sa mga katanungang iyon. Amelia, tawag ng tinig na nagpapanumbalik sa balintataw ng dalaga. Iminulat niya ang mga mata at nilingon ang pinagmula ng boses. Hindi na siya nagulat na makita si Conrad na nakatayo may dalawang di pa ang layo mula sa kanya. Sa paningin niya ay parang may kung anong nakapasan sa mga balikat ito. Tila na wala ang aura ng pagiging dominante. Siya nga ba ang dahilan ng pagbabago nakikita niya sa itsura nito? Lumapit siya sa lalaki at tinitigan ng malamlam ang mga mata nito. Tila lang susumama ang mga iyon habang nakatingin sa kanya. Hindi niya kayang makita ito sa ganitong ayos. Dahan-dahan, umangat isa niyang kamay para abutin ang mukha ng binata. Dumampi ang kanyang palad sa pisngi ng binata at masuyo iyong hinaplos. Pilit niyang ipinapadama sa init ng palad ang pagnanais na pawiin ng sakit na naidulot niya sa ginamang paglisan. Why did you leave? Alam mo ba kung saan kita hinanap? Panimula nito, pinag-alala mo kami, ako, si Mama, at si Noel, pero lalong-lalo na ako. Sa pagitan ng pagkatanong na iyon, ay hindi gumagalaw si Conrad. Hinayaan niya, hawakan ni Amelia ang kanyang pisngi. Pakiramdam niya, ay maglalahong muli sa harapan niya ang dalaga kapag siya ay kumilos. Hindi niya malaman kung ano ang dapat niyang gawin sa mga sandaling iyon. Pero nanatili siya nakamasid lang sa babae. Pinapakiramdam at kung ano ang nasa sa loob nito at kung anong gusto nitong sabihin sa kanya. With all the troubles he had before, she appeared in front of him. Kakayanin pa ba niya ang konting paghihirap bago ito abutin at sa ilinang halik? Kaya pa kaya niya magtimpi bago ito ikulong sa kanyang mga bisig? Gusto niyang alamin kung ano maaaring gawin ng dalaga ngayon nakaharapan niya ito.
Gusto niya malaman ng dahilan ng malulitong pagbalik doon. "I left because I'm so in love with you," pabulong na sabi ng dalaga. "I don't understand. You love me and yet you left me?" Hindi naman nag-aakusa ang tinig nito. "I don't understand either," mahinang tawa nito. Hindi niya alam sa muting aksyon niyang iyon, iabot langit ang pagpipigil ni Conrad para abutin at ikulong siya sa mga bisig. "Do you truly love me, Amelia?" Pigil ang hiningang tanong nito. Ngayon pa yata nakaramdam ng insecurity ang lalaki. Sa lahat ng panahon, bakit ngayon pa siya nawawala ng tiwala sa sarili? Dalabas sa sobrang pagmamahal niya kay Amelia ay nakakaramdam siya na pag-aalinlangan sa katawan. Nag-aalala siya na baka negative ang isagot ng dalaga sa kanyang tanong. Naipanalangin niya na sana ay pabor sa kanya ang magiging sagot ito. "What do you think? Sa palagay mo ba ay bibigay ko ang sarili kong katawan sa iyo ng buong buo kung wala akong nararamdaman para sa iyo? So that means that you love me?" Pagungulit ito. "Do I have to spell it out for you?" Tugon niya sa bibaba ng kamay mula sa pisngi nito. Bago pa man makalayo ang kanyang kamay, ay nagawa na yung abutin ng binata. Inabot pa nito ang isang kamay ni Amelia at masuyo. Pinagsalikop ang mga iyon at hinagkan. "Mahal na mahal kita, Amelia. Akala ko na ipadama ko sa'yo kagabi yon na may mangyari sa atin. Pero laking gulat ko nang sabihin ni Mama na umalis ka. At sinabi mo sa kanya, wala tayong relasyon." Tinungan lang niya ito na may kahulugan at hinayaan ito magsalita. Gusto nang marinig iyon mula sa bibig mismo nito. "Halos sinanap kita sa katasaang sulok ng Quezon City. Pero hindi kita mahagilap. Lumong-lumo ako nang nagbalik ako rito. Hoping to see you at my pad. Pero kulang ang salitang na-depress ako nang si Mama lang ang maabutan ko. Nandito naman ako ah. Panunod yun niya." "Oo nga. But I felt that constriction inside me before I saw you here. I love you, Conrad. I heard everything sa pad mo. I was there when you were talking to your mom. Wala lang akong lakas ang loob na harapin ka kanina, kaya umakyat ako rito. Giving myself some time to think of everything that happened between us. My mom was right. My fate will bring me to you. Hindi ko alam kung anong puwersa ang mahatak sa akin. Pakita ito sa rooftop. But I'm so glad that I didn't fight it. Lalo pa't hindi ako makatulog. Now, I have you here. At hindi ko nahayaan pa makalayo ka sa akin magmula ngayon." Hinintala lang ito ng halikaw noon ni Amelia, reassuring himself that this was not a dream. That he would not wake up and find himself alone in his room. Kinabig niya ito at mahigpitan ni yakap. Napasingap siya. "Oh Amelia, I'm not dreaming, am I? You're real and that's just a phantom of my mind. That you are really here beside me in my arms." Kahit nahabol pa ng dalaga ang kanyang hininga, ay kusang yumakap siya sa lalaki upang ipadama rito na hindi ito nananaginip lang. She felt so safe and so in love sa ayos na lang iyon. Ilang segundo lang ang lumipas at magkalapat na ang kanilang mga labi. Kapwa tumatanggap at nagbibigay. Tila mga batang uhaw sa paglalaro ang kanilang mga labi. Na ngayon nabigyan ng pagkakataon ay sagad-sagad ang pagnanais na alamin ng bawat sulok, bawat lihim at bawat lawa ng paglalapat na iyon. Matagal na sandali ay lumipas bago sila kapwa naghiwalay na halos pangapusan ng hininga. Wala nang salitang namatawis sa kanilang mga labi. Puso na ang nagkakaintindihan at mula ngayon ay hindi na magkakatampuhan pa. "I have something for you," maya-maya ay sabi ni Conrad. May kinuha ito mula sa bulsa ng pantalon na suot ito nagmula pa kaninang umaga. Isang maliit na kahita na pamilyar sa mga mata niya. Nagtataka man ay hinayaan ni Amelia na ito ang magbukas niyon. Napigil niya ang sariling hininga na mailabas ito ang nilalaman ng velvet black box. Isang sinsing na may kalakihang bato
na kumikilang pa sa tama ng sinag ng buwan. Pakiramdam ng dalaga ay namamalikmata lang siya. Dahil ang singsing na dinambanan nito sa kanyang harapan ay ang singsing din na mula sa second diamond na inakala niyang nanakaw. This one's real. Ito nalikop pa rin ang pag-order at ako ang nagbahit nito. I got this for you. I believe this ring is rightfully yours. Maraming nangyari sa atin. Dahil sa set na iyon at gusto ko ipagkalabi yun sa iyo para mapanatili ang magandang alaala niyon. Anito, sana to na lang dalaga. Yun lang, gusto mo lang ibigay sa akin to and marry me. Alam na ni Conrad ang kanyang sagot, hindi pa man siya nagsasalita. Kaya kusa nito ang inabot ng kamay niya at dahan-dahan isunod ang sinsing sa kanyang daliri at kinintalan ayon ang masuyong halik. Bilang sagot ay masuyo siyang pamaloob sa mga bisig ng fiancé at walang kapantay na kaligayahan sumanding siya sa matipunang dibdib nito. Naalaala niya ang kaibigan at alam niya nag-alala ito sa kanya. Tatawagan na lamang niya ito upang ipaalam kung nasaan siya at ibalita na rin dito na nagkaisa silang dalawa ni Conrad at magpapakasal. Sana mula ngayon at sa mga panahong magkasama tayo, huwag mong iisipin na hindi kita mahal. Hindi ko man masabi sa'yo nang madalas makakaasa ka, ipapakita ko at ipaparamdam ko sa iyon sa bawat sandali magkasama tayo. Madamdaming sabi nito, I love you, Conrad. Kahit kailan, hindi ko pagdududahan ang pag-ibig mo sa akin. Mahal na mahal kita, Amelia. Buong puso, sambit ng binata. Habang muso yun itong hinahaplos ang buhok ng tinatangay ng hangin. Hindi na nila alintana ang isang tao na nagsara ng pinto ng rooftop. Daan para sila ibigyan na pagkakataong magkasarilinan. Best wishes and good luck, mga anak. Bulong ni Mrs. Reyes sa sarili bago nito inalapat ang pinto pasara. Ngayon, kapwa, kontento, sina Amelia at Conrad sa tinatamo nilang kaligayahan. Dito na po nagtatapos ang kwento na na Amelia at Conrad. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento ng pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless everyone!